Action gonna dig it. Going up against a double team, Jeffrey Moore has access to the bucket. What you saw from that normal replay of that last bit of action was Juan Fernandez actually wanting to dish up against Master Jaworski. We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. Umaga sa inyong lahat. Welcome to an eternity of basketball. We'll start episode 148 soon, but we remind everyone we're part of the Globally Ballin Network. Check out Who the Heck Are We, another show on the network. Their latest episode with Julian Schwarzer Garcia from the Askel Development Team. And then the most popular episodes on YouTube, Bernie Fabiosa number 1, all the way down to Manny Paner at number 10. Tingnan nyo lahat ng episodes na yan. Which one is your favorite? You decide. The Globally Ballin Network has original articles, audio, and video projects. Go to globallyballin.com to check them all out and all the social media on Facebook, Instagram, Twitter. And on the Twitter page of Globally Ballin, you can watch episodes of An Eternity of Basketball live on Twitter. So check out the Globally Ballin Twitter page. Follow us on social media. Linktree.com/globallyballin is the link you need for easy access to all of that. All right, let's get this show on the road. Episode 148. I'm Charlie Cuna, together with Sid Ventura, and Jay Mercado is joining us today in lieu of Noel Zanate once again. So, andito kami tatlo, and we are in our AEOB gear for episode 148. Sa araw na ito, our guest, what a storied amateur career he had, you know, in the PABL. Got to play in the Mika as well. Ilang RP team ang napaglaruan itong next guest namin. Played for PSBA. Very proud yung mga PSBA. Nag-comment agad si Ben Obrique, nag-comment si Ramon Dizon. Siyempre, they're very proud of their own brother from the Jaguars, PSBA. Went into the PBA in 1988 and played a couple of years, a bit for Shell and then Pure Foods. Tapos, a storied coaching career afterwards. Pasok na natin sa ating show, Mr. Joshua Jojo Villapando. Welcome to the show, Coach Jojo. Good morning sa inyo, Charlie, Sid, and Jay. At sa mga watchers ng program nyo. Thank you, Coach, for joining us. No, you know, we were talking about it. Lots of these players na sikat eh. Di ba? Especially nung nag-RP team ka, sunod-sunod and all of that. We'll talk about that. But that's later on in your career. Siyempre, nag-RP team ka dahil sikat ka na. Pero bago nun, way back, nung batang-bata ka pa, Coach Jojo, how did you start playing basketball? Bakit ka napasok naman sa basketball? Of all the sports na pwedeng laruin, bakit basketball? Well, sa Caloocan ako
pinanganak at doon ako lumaki sa 9th Avenue. Extension namin Quezon City. Doon sa Caloocan, paglabas mo sa umaga, puro laro na makikita mo doon. Nag-postcard text, yung marbles, yung Jolens. Tapos saranggola. Tapos may naglaro din ng basketball. So lahat yun, nilalaro ko, sinasarihan ko. Kaya yung nung medyo na nagbibinata na ako mga 15, naglaro rin ako ng basketball, pero hindi ko po alam na uber pala yung talent ko sa paglaro ng basketball. So walang ano sa akin, walang tao na nagtulak na maglaro ako. Sino mga sarili idol niyo noon talaga? Pero may mga ako, idol na kayo noon, Coach Dodo. Ayo. Ano kami, 'di ba Toyota Chris pa? Toyota talaga kami. Ang idol ko talaga ng Simon Fernandez. Mon, diba? Simon talaga. Siya talaga naging coach. Si Don Ramon. Actually, naging coach ko pa yan nung ano eh. Nung sa BF Homs Paranaque, nung Inter-Village. Nagkasama kami niya. Natira ka pala, natira ka pala sa BF. But, natira ako sa BF. Actually, ando pa yung bahay ng misis ko eh. Tsaka, yung wife ko, yung bahay nila, nandun pa. Nice. Nakatira doon yung sister niya. Wala pang tubig noon. wala pang tubig noon. BF boy kasi. BF boy yan si Jay. Asa BF ka rin pala? Okay. Tapos kailan ka nag-start maglaro-laro talaga ng seryosohan na basketball tournament? Ah, nga, no? Ano kasi yan eh, mga 16 years old ako, may nag-invite sa akin na maglaro dun sa may ano, FIJ, sa may PILAM, sa may Prisco, okay. San Francisco Avenue, yeah. Sa Quezon City. Del Monte, yeah. Oo. Tapos dun, ando sila, Jimmy Santos nga player nun eh. Oh. si Paquito Diaz, si Romy Diaz. Tapos may isang player dun na nagustuhan niya yung laro ko, si Jambo Salvador. Eh, player pala yun ang Miralco. Napanood ko siya, shooter. Sabi niya sa akin, kinausap niya ako, solo-solo lang kami dalawa. Sabi niya, huwag mo sayangin yung talent mo. Hindi ko na maalam kung ano yung talent ko. Kasi pang loobing laro mo, hindi ka panlabas. Hindi, katulad na dumadayo ka dito. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya sabi niya, may kakilala akong player ni Nick Jorge sa Adamson. Pinapupunta niya ako sa Adamson. Ngayon, pumunta ako sa Adamson. Eh, wala na pala si Nick Jorge doon. Sinabi sa akin nung taga Adamson na pagtanongan namin, nasa ano daw, PSBA. Hindi ko naman alam kung ano yung PSBA. Pumunta ako. So, doon nga siya nagko-coach. Kaya, hindi ko naman alam. Kasi high school ako, graduate ako ng Mapua hanggang second year college. Kaya nung pag-bihisin niya ako, naglaro na ako dun sa PSBA. Kaya hindi na ako nakaalis. Doon na lang ako sa PSBA. So, doon nagsimula yung karir ko. 1979 na tayo. Hindi ka naglaro sa Mapua? Sa NC? Coach? Kuha na ako doon. Kasi nagsasummer ako ng third year high school ako sa ng chemistry. Noon may player din ng Mapua, si Abi Bakani. Sabi niya, di ka, sama ka sa akin. Saan? Sabi ko gano'n. Dito, laro lang tayo, mag-iinsayo ko. O sige, yun pala, mag-iinsayo siya, player na siya ng Mapua eh. So, sumama ako. Ang coach ng Mapua noon, si Trajano. Montrajano ata, Trajano. Alam ko, MVP ng NCAA yun eh. Si Trajano. So, kinukuha niya na ako. Hindi naman ako nakapagpaalam sa parents ko. So, ganito pala. Pinapunta niya na ako, sabi niya, dali mo na yung ano mo. Sabi niya sa akin,
yung birth certificate mo. So, wala akong birth certificate. Ang dinala ko, partida bautismo. Eh, ang laki nun, di ba? Yung papel na yun. Eh, inalaska ako ng isang player. Ang laki naman ng birth certificate na yan. So, pag, nung inalaska ako, di na ako bumalik. Ganun. Ganun. Oo. Nakita kami ni ano, Trahan doon sa high school. Kasi, ang naging sayong ng juniors ng Opua, kami ngayon, sa Intramuros. Ngayon, ang school namin sa Doroteo, sa Santa Cruz. So, nagpunta si Trahano doon, nahanap ako. Nahanap, nakita niya ako. Hindi na ako, ano, hindi na ako umuho sa kanya uli. Hindi na ako nagsumama sa kanya. Dahil doon lang yun. Parang, yung, ano lang yung ugali ng player, kasi nung naging player na ako, ganun lang pala yun. Parang Alaska lang na pang ano lang, pang pambago. Sensitive ka ba noon, noong mga panahon na yun? Sensitive ako noon. Kasi, pang ano? Hanga ako sa kanila eh, sa mga players eh. Kaya hindi ko naman alam na kaya ko rin pala maging player ng Mapua, player ng Mapua. Imagine. Sino mga kabatch mo noon na medyo sumikat? Sa Mapua? Sa Mapua, oo. Ah, sa Mapua? Si Rebellosa. Oh, medyo sumikat. Rebellosa. Yes. Ray, no? Ray si Rebellosa kasi hindi, so, ang galing nun. Magaling yun. Shooter yun. Mga 6-3 yun eh. Pero shooter. Tahimik lang siya, pero shooter siya. Tapos napunta siya ng state sa atin. Hindi na siya dapat nga makakapag-PBA yun kung nagtyaga eh. Tapos mayroon magaling sa amin nun sa high school. Yung Erwin Lianyo, kapatid ni Eric Lianyo. Ang galing nun. Parang si Michael Magic Johnson. Okay. Tapos, parang ano siya, may lahi ding black eh. Okay. Sila Lianyo, magaling yun. Mm-hmm. Oh yeah, sila Lianyo kasi ano yun eh, Afro. Ah, Lianyo. Afro. Afro. Diba meron siya kapatid si Eugene Lianyo. Eugene Lianyo, Eric Lianyo, Eugene Lianyo. Tapos yun ang huli, Erwin Lianyo, magaling talaga. Naalala ko kasi may guest kami dati, may nasa picture nga Lianyo, yung hair, yung buhok, afro, yeah. Parang si Beno Brigue. Parang Egoy nga eh. Nanunod ngayon eh, si Beno Brigue, ganun din eh. Ano yung mga PSBA, si Jojo. Coach, nanunod yung mga PSBA ngayon, na si Ramon Dizon at si Beno Brigue nanunod ngayon. Siyempre, tapos si Bernie Fabiosa is also watching. Chuck Barrero is also watching. Nice. And si Aldo Perez, nanonood din ngayon. Okay. Puro mga former pros, ha? Si Ben... Ay, sorry. Sige. Aha. Sige, coach. Si Ben Brique, apro din yan eh. Kala ko nga, ego yan eh. Sabi ko, sino ba itong player na to? Bago lang ako sa PSB eh. Tapos ang galing. Ang galing ni Ben Brique. Lando sa ilalim. Kaliwat kanan eh. Pag pumake na gano'n, pepek siya sa kaliwa. Kala mo, titira na eh. Yung pala, i-step pa niya papunta ng right side eh. Ang galing. Ibe-break-ibeng. Galing mo, Ben. Nice. Si Boyet Francisco. Yun, nagpapahuli. Boyet Francisco nanonood. Ako din, nanonood. Ah, naging player. naging player okay. Yan sa Negros. Ang galing. Mahusay talaga. Tsaka smart eh. Smart eh pag naglaro. Kasi ang basketball naman, hindi puro pisikalan eh. Kailangan din utak eh. Yan, si Boyet, magaling yan. Sa mautak. Okay. Si pistolero ko tawagin. Sa Andy Cabato, dumating yan sa amin, ano na ako noon, mga second year na ako na naglaro sa PSBA. Pumalit ko lang center kasi ako eh. Center din siya. So, pumalit ko lang siya. Ano si height over coach Jojo? Ako barely 6'1 ako eh. Pero sentro. Center talaga ako nag-start sa PSBA. Hanggang nag-power forward ako sa commercial. Nag number 3 ako, nag number 2. Hindi ko lang manaro yung number 1 kasi hindi ako magaling mag-dribble. Pero alam ko rin kung anong ginagawa. Kasi yung number 1 naman, yun ang extension ng coach eh. Yeah. Point guard. Yeah. Yun lang hindi ko nararoon talaga. Pero yung center, kaya
halos lahat ng mga positions sa basketball na subukan ko na. Si Gary Vargas, naging teammate niyo? Ah, naging teammate ko rin yun. Ang na-customer dun nun. Nung misa, nag-iensayo kami. Tapos, pinatay ng ilaw. Hinahanap namin si Gary. Yung pala, ginawa niya, hinawakan niya rim, tapos pumatok siya sa ring. Nung hinahanap namin, nawawala. Binuksan namin ilaw, nakita namin sa ibabaw ng ring. Lakas ba nun eh? Andito si Gary Gaya sa Pilipinas, ha? Umuwi raw. Andito ba? Andito raw. Sabi ni... Di na nagpapakita eh, si Gary. Kahit nga nung mga ano namin sa PSBA eh. Hindi nagpapakita eh. Coach, may comment si Ben Obrique. Malaki kamao mo, Jojo. Ha? Malaki raw kamao mo. Sabi ni Ben Obrique. Private joke ba yan? O ano? Mukha nga may private joke yan eh. Pero yung very proud niya. Like si, yung nga, sabi ko, Ramon Dizon and Ben Obrique were very proud immediately na fellow Jaguar nga ang magiging guest namin this weekend. How was your experience sa PSBA, Coach? Yung na-mention mo kanina habang nagkwekwentuhan tayo before the show. Hindi naman NCAA, di naman UAAP, so ibang liga ang JAG PSB. Pero kamusta naman yung experience? Siyempre, sumikat ka rin. Eventually, naging player ka rin ng national team because of your tama yon. Tama. Well, pagdating ko sa PSBA, rookie nga ako. Ginamit talaga ako agad ni Kore, ni Coach Nick. Sumalangit ako ang kaluluwa niya. Patay na si Nick Kore. Yes, yes. Yeah. So, kung may ano noon, kung merong awarding na Rookie of the Year, ako talaga Rookie of the Year. Kasi double figure ng average ko eh, natapos yung liga eh. At nag-champion kami. bilang rookie ako sa PSBA. So, hindi ko naman, kasi nga galing ako sa Mapua eh, nakakalaro ka na yung mga player ng Mapua kasi ang sabi nila, wala kayo pagka UAAP players ang kalaban na ninyo o kaya NCAA. Pero sabi ko, parehas lang naman ah. Sabi ko gano'n sa kanila. Oh, so nakita naman nila na, actually, merong ano, si isang taon na naglabang kami ng letran sa intercollegiate, sila Mon San Juan, yung grupo nila, ito is Guerra, sila Bong Aninyon, sila Noni Robles, tinalo namin yun eh. Wow. Kami champion ng Metro Manila eh. Sa intercollegiate eh. 1980 ata. Yes. Okay. So, yun yung nag-walk out ang ano, yun yung nag-away ang Lasal at saka ano eh, Letran eh sa NC kaya umalis sa NCAA. Pero sa intercollegiate ang nag-represent ang Letran, nakalaban namin sila championship. Kami nag-champion sa Metro Manila. Okay. Ang PSB, sige, Charlie. No, I was gonna ask kasi dun sa liga kung saan naglalaro ang PSBA, Coach. Sino yung mga magagaling dun na nakakatapat mo? Yung mga sumikat nakakatapat ko? Sa Lyceum, si Dante Gonzalo, tsaka si Ricky Cui, si Leo Astria. Okay. Sa Piatti, si Adonis Chera. Tama. Tsaka si, sino ba yung magaling noon na medyo ano na, kalimutan ko pangalan eh. Ah, si ano? Tapos yun. Ito yung Muka, di ba, Coach? Yeah. Muka. Yeah. Muka. At ang Muka, ikukumpara mo sa ano, sa NCAA, UAAP, labanan talaga. Babakan. Patibayan ng ano, ng loob. Grabe labanan dyan. Kasama ba doon ang UM? Yes. Kasama UM. Sila Bulado, sila Hebron. Ewan ko kung ilang taon na yung mga yun eh. Grabe. Tirahan ng tirahan eh. Grabe talaga eh. Pag nakagraduate ka ng mga parang madre ka na sa World of Basketball eh. Grabe talaga eh.
Nice. Bugbugan talaga. Bugbugan doon, suntukan doon, sikuhan. Oh, wala yung NCAA doon, tsaka UAAP sa bugbugan doon. Kailangan tigas ka talaga eh, no? Kailangan matigas ka talaga. Si Joshua Cupada, naging teammate niyo. Si Jan Cupada. Jan Cupada. Magaling noon. Magaling yun si Jan Cupada. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya eh. Pero magaling yun. Nawala siya doon sa RP Youth. Oh, sa 1982. 82, correct. Oh, nawala siya. After that. Kaya magaling yun, kasi 6'4 eh. Yes. Pag nakatanggap ng ball sa perimeter, magaling yung kamay eh. Nakakashoot eh. Kaya niya eh. Anong nangyari. Nabanggit ni Tony Valenzuela nga, si Epoy Halmasco yung kasama ni Adonis Chera. Nako, yung magaling. Grabe si Epoy na yan. Galing yan. Epoy, magaling. Oo, lumilipad din yan eh. Merong story yan eh, si Epoy. Coach, na magkasama kami sa amateur sa PSQ Marketing. Mm-hmm. Si Coach Nat, ang head coach. Ngayon, 8 a.m. nag-iinsayo na kami. Dumating si Epoy, pipilay-pilay. Sabi niya, Coach, hindi ako makapag-iinsayo. Oh, ganun ba? Sige. Oo. Meron daw siyang meron daw siyang sprain ata. Di okay na. Natapos ang ensayo namin, 10 a.m. Pagkatapos nung hapon na, ginamagaan ulit, nakita namin score ng Piatti, Epoy Halmasco, 38 points. Grabe oh. Ang galing niyan. Ang galing pati magdahilan. Injured pa talaga. Ay, buko naman siya na Emil. Nakita yung pangalan niya sa newspaper eh. Patay din siya. Yari siya kay Gord. Ganun na laban sa mga sa muka. Ang tindi naman ako. Coach, habang nagkwekwentuhan na rin tayo tungkol sa PSBA tsaka yung amateur career, pumasok na tayo doon. Merong hinandang mga slides si mga photos si Sid, no? Tawag namin sa portion na ito, time capsule. So ito yung time capsule namin kasi we're gonna go back in time looking at the photos from your career, Coach. So time capsule is brought to us by Champs House of Chicken. House Roast Chicken ang kanilang specialty. Champs House of Chicken is on Instagram. They have a Facebook page as well. Check those out. You can order. They deliver to Metro Manila, Cavite, Laguna via Lalamove and Tok-Tok. Okay. So let's go to the first photo. Yan. Una. PBA Archives, Philippine Basketball Diaries. Ito. Ano si Amisora to eh. Jaguars, yan. Sa Kabato. Asan ba ako dyan? Hindi rin namin alam. Asan si Coach? Andyan ba siya? It's the question. Andyan ako ah. Oh, dapat nandyan. Hindi, andyan ako. Ayun! Naman na. Alin ayun, sa likod meron yun. Oh. Wala eh. Sa likod eh. Ikaw yun. Over okay. Eh. Alam ko na. Nasa likod ka ni Nasa likod ka ni Ocho. Tama ba? Oo. Ayun. Okay. Ayun si Cupada oh. Ayun si Cupada oh. Sa kanan. Nakasama ko pa pala. Oh, ayan si Sunny Cabato. Yan nga ba? Oh, si Sunny Cabato 'yan. Si Ege Amisola. Number 10 si Cabato, no? Oh. Amisola 7. Amisola 7. Oh. Bait-bait ni Chura ni Sunny, oh. Oh, nga. Ito si Boy Asko. Eh. Medyo naka-smile pa si Sunny Cabato, eh. Boy Asko ang coach niyo noon, God? Ayan si Boy Asko, oh. Yeah. Ah, hindi na si Nick Jorge. Hindi na si Nick Jorge. Pero champion din yan. Wow. Classic photo talaga. Sino tong 90, no? Yung buhok. Prince Valiant din eh. Oh. Ah, si yan? Si Kabusi. Hindi ko matanda yung first name niya. Okay. Si Kabusi. Pero ikaw pinakabata dito, Coach? Ha? Ikaw pinakabata dito sa Ross. Kayong pinakabata dito sa roster ito. Hindi ko alam yung mga hidden doon mga kasama ko. Pero yung kasi... Theoretically. Pero yung 19, ano ba yan? 1981? Oh, wala na si Coach Nick eh. So, si Boy 22 years old ako. 22 years old.
1982. Kaya kamusta ka coach ni Erwin Bola Bola? Sabi ni Marlon Bola. Yung sikat na Bola Bola. Si Erwin. Mabechan. Nakasama ko yun sa ano? Sa Red Bull. Red Bull. Ooh. Sa coaching staff. Nice. Okay yan si Erwin Bola Bola. Anong sikat average mo, yan? Coach? Yung player ka ng PSBA, mga ilang ginagawa mo every game? Naku, ano yan? Walang 20 points eh. 16 ata, 18 o ganun. Oh. Mm-hmm. Sentro pa rin ang laro nyo dito, coach? O... Sentro na laro ka dyan, ano, Sid? Grabe, ano? Nakakatawa nga eh. No, 6-1 ka lang, tapos sabi mo, napakagulang ng mga kalaban nyo. Eh, paano yung mga 6-5 ang binabantayan mo nun? Actually, nung araw, nung panahon namin, bihira ang player na 6-4. 6-3 normally. Oh, kapag ka 6-4, 6-5 na, tingin namin doon, bamba na yun. Lampa. Oo, ganun tingin namin. Kaya si Sani Cabato, 6-3 lang ata, 6-4 eh. Pero matapang si Sani Cabato, tapang niya. Tsaka yung kumpiyansa niya, mataas. Mataas ang kumpiyansa ni Sani Cabato. Kaya wala masyadong ano noon, Sid, na matatangkad na player, 6-4. Bira. So hindi ganun kalaki ang agwat mo, mga 2 inches lang. Oo, mga 6'3", 6'1 ako. Okay lang sa amin 'yun. Nagkakatalon na 'yun. Pero sa katawan paano? Eh, hindi pa uso na ng ano eh, ang weight training eh. hindi pa uso noon. Eh anong timbang niyo ba niyan yung time na 'yan? 170? Mga 160. Wow. 165 pounds. Okay. So talaga dinaan niyo na sa ano, no? Dinaan niyo sa utak na lang para makaporma kayo sa ano, sa ilalim. Yan, tama. Kasi nga ang basketball hindi lang naman palakasin ng katawan. Pero kailangan ng ngayon 'yon, ha. Kasi nga nung dumating ako sa PBA, nakita ko malalakas ang katawan ng mga 'to, ha. Right. Hindi ka ata kaya. Mm-hmm. So sa PBA, palakasan na talaga ng katawan. Plus, may utak. Kaya mga players sa PBA, makikita mo, malalakas ang katawan. Tsaka magugulang, mauutak. Mm-hmm. Pero, madali lang naman yun eh. Sa simula lang naman yun eh. Pagka naka-adjust ka, magpapalakas ka ng katawan, mag-weights ka, okay na yun. Labanan na yun. Coach, sila Ramon Dizon ba? Sila Ben Obrig? Hindi mo na naabutan yung mga yan sa PSBA? No? Hindi ko na inabutan si Mon Dizon, pero si Obrig, si Ben, nung last year niya, sa intercollegiate nga, naglaro pa yan. Yeah. Okay. Si Ben Obrig. Last shot nga pala siya dun sa let's say. Yeah, veteran. Winning basket. Winning basket. Kaya wala na siya dito. Coach, may tanong lang ako. Kumusta si Nick Jorge na coach? Ah, si Nicore. Maano si Nicore. Kasi nag-aral yan sa ano eh. Sino ba yung coach yun sa US? So, pagdating niya rito, nag-coach siya sa PSBA. Lahat na napag-aralan niya sa US, inaensayo namin yun. Yung draw charge, yung magpapacharging ka, yung magda-drive, pero siya iba. Tumatakbo yung ano, yung pensa, tumatakbo talaga doon sa backcourt. Tapos lalabas kang ganun. Sasarbungin mo siya. Hindi siya da-drive, ba? Wala siyang dalang bola. Sasarbungin mo, papa-draw charge ka. Ngayon, ang technique doon, pagka na naramdaman mo na, pagka hindi ka marunong, talagang masaktan ka. Kasi ang lakas eh, balikat ang pambabangga eh. Kami, ang nakita ko doon, tekniko, pag nakita ko yung barating na yung tao, pagbangga niya, arte na ako. Babagsak na ako. Nice. Medyo payat pa ba si Coach Nick noon? Coach, ni-imagine ko kasi matabaan na rin eh. Matabaan na? Paano niya dinedemonstrate sa inyo yun? Yung... Ay, hindi niya dinedemonstrate. Inaano niya lang, kumukuha siya ng players. Ibang style ni Coach Nick. I can't imagine na maliit na tao na payat si Coach Nick. Malaking tao si Coach Nick ever since eh.
Grabe. Oo. Oh, alam ko, sa UP rin gumaduit yan eh. Yeah. At the coach din. Di ba? Naging player niya sina Jolie pa saka si Bernardino. Oh. And later on sina ano, Brian Gahol, di ba? Sina Dexter Racho. Yeah, nung bumalik na lang siya na. Later version. Coach, nung nawala si Coach Nick Jorge, nakapagbigay kayo ng tribute sa kanya or nakapunta kayo sa ano niya? So week hindi na eh. So week niya. Ay, hindi na. Okay. Eh, ano pa noon eh? Kasi, di ba, lockdown pa noon. Mahirap. Lockdown noon. Mm-hmm. Yes. Maraming okay. Hindi nakapagbigay ng payment. Tinext ko na lang yung wife niya. Si Miss Marilyn. Si, ano? Marilyn. Yeah. Well, that's life. So rest in peace, Coach Nick. Yeah. Let's move to the next photo from the PSBA Jaguars. Let's go to the next. Ito. Ano ba to? Dito yung Youth and Promise Plus. Oh, feature on Coach Jojo yan. Solo feature. Juan, Pike Hoxon. Pike Hoxon. Eh. Favorite ka rin Pike Hoxon. Bakit? Ba't ka favorite ni Pike Hoxon? Hindi kasi yan, nung first practice ko sa PSBA, nandun niya sa gym ng PSBA, si Pike. So, kaibigan pala niya si Nick Jorge. Kaibigan niya talaga. Tsaka yung isang athletic director ata namin eh. So, hindi ko alam na si Pike yun. Hindi ko kilala kung ano trabaho niya, kung ano siya. So, sports writer pala. So, yun, ano, na sinulat niya ako, nagustuhan niya yung laro ko. Yun. Kaya ba nakingkot na laro ko yun dyan, kay Pike Hoxon? Pinabasa ko to coach, ano? Oh, exactly. Sige, go ahead, Sid. Oh, ano? Sabi dito, 19 ka daw, coach. Totoo ba yun? Ano year ba yun? first year mo sa PSBA. Oh, first year ko sa PSBA, 1979. 19 ka talaga. Pero tira mo yung part after that. Ha? Sabi mo raw kay Pike, I wish I could be utilized fully as a forward. I cannot play center in the big time with my height. Ayan, tama yun. Diba? Kasi na-anticipate mo, eh, diba? Na-anticipate mo, mas malalaki na yung kalaban later on. Eh, diba? Oo. Oh. At yun ang ano ko, ang isang kakulangan ko, wala akong mentor. Hindi ako kumbaga, naglalaro lang ako. Kung titingnan, okay ako, pero hindi ko naisip na yung mangyayari sa akin sa future. Uh-huh. So, hindi ako nag-aral na mag-dribble. Ganun. Uh-huh. Yun ang ano ko, kulang ko. Pero Charlie, sumagot si ano ah, si Coach Boy Askewe ah. Sabi niya, kulang kami Boy sa Askewe? Gitna. So I have nandiyan sa article. Kulang kami. Sa article. Kulang kami sa gitna. So I have to fill in Jojo in the middle from time to time. Malakas naman ang katawan niya at mataas tumalon. Yan. Oh, yun. Yan. Yun lang. Yun na justification niya for you being a center. Mm-hmm. Well, kasi nga dito sa ano sa atin sa Philippines, hindi ba masyadong napapansin ang center kahit na gaano ka mga 6'1 lang ako, ganoon. Pero sa international, grabe yung mga players doon. Mga 7-footer, 6'10, 6'9, 6'6. Hindi na ubra. Uy, grabe. Kahit sa FIBA Women's, may 6'9, 6'8 eh. Oo. Nagabi, naglaro yung Australia tsaka China. Yung center ng China, 6'9, no? Tinalo ng China ang ano, Australia. Oh, grabe. Sipin mo yan. Eh, Coach, may nagtatanong pala, no, si Mr. Bebot Valles, kung naabutan mo daw ba si Eddie Boy Espinola? Magaling din yun. Magaling yun. Center yun. Kaliwete. Mahusay. Ewan ko, ano nangyari doon? Wala na lang. Naging office mate daw niya sa Petron. So, I guess. Mahusay yun si Eddie Boy Espinola. Mm-hmm. So, the answer is yes there. Pero tinan mo dito, kasi at this point, if you look at the article, Coach, it says towards the end na naglalaro ka na sa Masagana, tinap ka na. You were recently tapped by Director Ding Panganiban, Domingo Panganiban for Masagana 99. So, from PSBA, syempre, yung regular route dyan is pupunta ka na sa amateurs, di ba? Yung tinatawag nilang amateurs pa sa commercial league. Ano? Commercial leagues, di ba? Kailan ka unang naglaro ng commercial league, Coach? Was it sabay ba sa PSBA o tapos ka na sa PSBA tsaka ka pumasok? Paano yung nangyari doon? Actually, sabay sa PSBA. 19...
1981 ata eh. 1981. So, kinuha nga ako doon. Kaya pagdating ko sa Masagana 99, nag-iinsayo kami sa likod ng office eh, ng Masagana, ng agriculture. Sa Quezon City, sa Elliptical. Sa likod doon may gym, pero hindi covered. Cemento lang. Tapos open. Nakita ko yung mga player, sabi ko, ito ba mga kalaro ko? Hindi ko na ata kaya to. Lalaki. Sabi ko gano'n. Ayoko na ata maging sayo. Uwi na nga sana ako eh. Sino sila? Sino, ano yun? Sila, nyo ba si Eddie Boy Mendoza? Sila, Boy Aquino. Hindi yung point guard, ha? Ay ba? Oo, tagal na yun. Siya patay na nga yun eh. Alam ko. May isa pa palang Eddie Boy. Oo. Yun ang mga players na mga galing sa NCAA tsaka UAAP. Okay. NCAA players sa UAAP. Kaya ang tingin ko, parang hindi ko rin naman kaya ito. So, ganun lang. Nag-isayo, hindi ko ata kayang banggain. Sabi ko ganun. Well, pagdating ng mga ilang panahon, actually, nung kinuha ako ng Masagana, hindi nga ako naka-adjust kagad. Ang ginawa sa akin ng Masagana 99, binaba ako sa Team B. Okay. Oh, ngayon, pagbaba sa Gana. Pagbaba sa akin sa Team B, nag-ganit naman yung dibdib ko. Ba't ako ganoon? Saan binaba dito? sa tournament na yon, pinakita ko talaga na kaya kong maglaro sa Gana. Kasi there was a game na miscore ako ng 37 points eh. So, may Sagana eh. Hindi ko alam kung sino kalaban namin nun eh. So, nakita ni Director Panganiban, pwede pa natin si Jojo ah. Ibinidik ako sa, inakit niya ako din sa Masagana. Right. Na-challenge ka. Na-hurt ka rin. Na-challenge ako eh. Oo. lahat ng players may ganung ano eh, ugali. Competitive kasi yung ano namin eh, spirit namin eh. Right. Kaya bawat isa sa amin, kanya-kanya. Pero isa lang, mayroon kami mga player. Pero pag wala nun, wala, hindi ka sigurado kung sino siya. Competitiveness. At least hindi kayo nagtampo. Sa? Para ka pala siya noon. Para kasi Michael Jordan pala, coach. Di ba? Nakat siya nung high school. Yeah. Oh, na-motivate. Nagtampo rin ako noon. Na-motivate ka. Oh, na-motivate ako. Oo. Nag-ano ako, pinakita ko talaga na kaya ko maglaro diyan. Sabi ko ganoon. Pagbaba nila sa akin sa ano, sa Masagana. Pero ang maganda na sa Masagana, ibinaba nila ako, team pa rin nila sa Masagana. Yeah. Nilagaan ka naman nila. Yeah. And then eventually that led to different opportunities for you, no? Maganda pinakita mo in your amateur career that you were taken in sa national team, no? So, yung unang national team mo was the 1982 team ba to? Itong RP Youth. Actually, di ba, pagka mga RP team, ang numbers of tryouts dyan, mga 80, 100. So, umabot ako dyan sa RP Youth, yung kay Ron Jacobs. Mahusay si Ron Jacobs, yung galing nun. Si Ron Jacobs. Ngayon, umabot ako hanggang 20 ata. From 100 players hanggang sa naging 20 na lang kami. Okay. So, pagdating ng 20, hindi na ako nakuha. Sinulat na lang ako. So pagka alis namin diyan sa ano sa RP Youth, yun naman nagbuo naman ng team si Nat Canson, yung para sa Asian Games. Yun naman ako nakuha. Oh. Right. 82. Okay. Yung article na to seems to be parang putting them down eh, no? Kasi parang the best for the 1982 RPU team, you must be kidding. Parang ganoon eh, yung article, no? It's a bit tough to read, but it's kind of saying na these aren't the best of the best. Parang ganoon eh. Ganoon yung article, eh, no? Pero tinawag naman yung manager. Okay, ang attention na ko nga. Parang si Pike Hoxon na naman eh. Pike rin ba? You've got to be kidding na kalaga eh. Pike Hoxon. Oh. Si ano? Mo, puro Northern Consolidated eh. Except for ano? Lasal. Puro Lasal. Yeah. Joey Loizaga. May isa.
pero yung the rest of them, oh, sino katabi niya, no? Sino yung katabi mo dyan, coach? Si Richard Mendoza. Richard Mendoza. Oh, ito si Derek to eh. Oh, si Derek. Si Derek to eh. Hindi, medyo naalala ko yan. Medyo naalala ko siya. Kaya yan, ganyan yata ang sulat ni Pai Cookson para sinasabi niya na mas, may iba pang player na hindi kinonsider yata ni Coach Ron. Na feeling niya mas pwede. Okay, that should have been. But of course, syempre, the other factor would be Asian youth to eh. So in other words, 19 and under to. So may limitations. Kumbaga ba, no? Ganyan talaga may, yan. Ganyan talaga, ganyan talaga sa basketball sa atin eh. Meron talagang kanya-kanyang diskarte yan eh. Napag-champion naman ni Ron Jacobs yan. Ano. Kaya kung okay lang. Okay. Oo. That's right. Tsaka mahusay talaga si Ron Jacobs na coach. Magaling wala siya. Wala pa si Alfie Almario dito sa picture na to, ha? Eh, ah, pero leading scorer pero ng team. Member siya ng ano, 82 RPU. Yeah. Siya yung start. Siya yung gumagawa. Iba dito actually, nag-ano na lang, nag Asian Games si Joy Loy Saga, di ba? Nag-Asian Games. Oh, kasama niya sa Asian Games. That's right. But the rest of them, seven of the players on that photo have guested on AEOB. Yes. Mabanggit ko lang. No? Mabanggit. Oh, yung three of the four sa upper right, sa taas, di ba, Coach yeah. Leo? Yung dalawang Coach Leo and Coach Derek. Oh, ang hindi siya yung Ray Cuenco kasi Teddy Alfarero. Kasi si Hector Calma. Gusto mo naman si Ray Cuenco dyan, no? Afro din ang buhok. Oh, afro din. Actually, kasama ko yan sa Masagana. Galing ang Pampanga. Yes. Payat ni Ray. Mm-mm. Pero matyaga eh. Nakuha na. Nag-isayang mabuti. Nakuha siya dyan sa RPU. Nabanggit mo, Coach, yung Asian Games eh. So nakuha ka dun sa Asian Games. Nag-tryouts din ba dun? One more 100 players na naman dun. Tapos cut. Oo. Kaya nga, si Leo Isaac, kasama pa yan sa Final 20. So nag-ano kami kung sino makukuha sa amin. So, hindi siya nakuha. Kami nakuha. Sa 12 lang ata kami nun eh. 12. Yeah. Oh, 12 ata 15 eh. 12 lang. Even back then. Jay, you're gonna ask something. No, kasi nga, ang gusto ko malaman, since nasa top 20 kayo, anong position o sino yung kaposisyon ninyo na parang nagtanggal sa inyo dito? Si ano ba? Sino sa kaposisyon ninyo sa RPU team ng 82? Ang kumbaga ba parang nag-take over doon sa slot na dapat din yung lalaruan dyan sa team na yan? Sina sa RPU? Sa RPU? Oh, mm-hmm. Si ano? Si Jong Wichiko. Ah, si Jong. RPU yun eh, si Jong. Yes, Galing mahusa yun. Tsaka sa depensa, magaling yun si Jong. Magaling talaga. Tapos, ang mentalidad namin noon, individual lang. Ang tingin ko, hindi naman ubra sa akin si Almario . Puro shoot lang to. Yung pala, yung binubuo ni Ron Jacob, kasi galing America si Ron Jacobs . Yung mentality niya, team offense talaga, team defense. So, si Alp Almario, talagang kakailangan niya yung shooting niya. Yes, correct. Mm. May role sila, no? Oo, may role sila. Uh-huh. Very big si Ron Jacobs sa ganyan . Teammate mo sa Asian Games, coach. Binabati kayo. Yeah, sa Asian Games, si Onchi. Galing yan. Si Onchi, kalaban namin Japan. Naninira. Naninira talaga. Si Onchi. Ngayon, ginawa ng Japanese, binalikan siya. Pagbalik ng Japanese, takbo. Si Onchi. Alam mo, tapang ka. Pero, terador yan. Sa practice nakatikim kay Onchi? Meron nga kwento dyan, kami dalawa ni Onchi. So, pagkatapos ng game namin, nanonood pa kami. Kalaban namin, North Korea, tinalo namin. Okay? Nanonood kami, China ata, tsaka South Korea naman. Nanonood kami ganun dalawa. Pagkatapos ng halftime, sabi niya, uwi tayo. Lumalabas na kami. Eh pagka namin ganoon, nasrubong namin yung team ng North Korea. Mm-hmm. Pagdaan namin ganoon, bigla sinipo si Onchi nung North Koreans. Oh, grabe. Oh, yo. Yakitan tayo.
Wala ka nang magagawa. Ang dami na. 15 ata yun eh. Bakit nila kinuha yun? Wala lang? Eh, salbahe mga North Koreans eh. Walang, oh, walang modo yun eh. Oo. Oh. Kahit nga, di ba si, ano, si Jaworski, si Robert Jaworski, kalaban nila North Korea, nagtatali siya sa patos. Sinipa siya eh. Yeah, 74 Asian Games, yes, correct, sa Tehran. Yep. Tama, diba? Tama, nakwento nga ni Onchi. Nakwento rin ni Onchi yan. Tama si Edmond Villanueva, nakwento ni Onchi yan na inaano sila ng mga North Korea. Noong episode niya, grabe. Nanonood din si Nilo Cruz, kinakamusta ka? Oh, taga Best Bay din ata si Nilo Cruz eh. Hi, Nido. Coach, okay, nung naging teammate si Onchi de la Cruz, hindi po ba kayo na nakatikim? Hindi ba kayo natikman? Napatikman yan ni, ano, ni Onchi? Ah, marami yan si Onchi. Grabe talaga yan. Isikuhin ko yan. Lahat ng ano, lahat ng parte ng katawan ni Onchi, marunong manira. Yung paa niya, marunong manira. Yung siko niya, marunong manira. Yung ulo niya, nanira. Tama lang ka talaga pag dumikit ka sa kanya. Good luck ka na lang. Actually, diba? Si Boki Rochenko, ka-teammate ko. Oh. Sa Paul Jordan, sa Crispa Amateur. Ay, eh, kursunado ni Coach Nat si Onchi. Uh-huh. Kursunado talaga ni Coach Nat. Inuwan niya. Ngayon, sa katabi ko si Boki sa aeroplano. Hindi kinikibo ni Boki yan. Ganit siya dahil nagkasuntukan silang dalawa ni, ano, ni Onchi. Sa anong ata, ano bang team yun? Na ano siya, tinamaan siya ni Onchi. Yeah. Chief Papa Bok. Pero good mention. Thank you for mentioning Bok Milochenko. No? Kasi may sinulat si Tony Valenzuela at sinabi niya na among several players, no, marami nag-overstay sa amateur. Bok Milochenko obviously would be the most the most popular. Pero coach, hindi ka ba umabot sa ganung situation na parang hindi ba ako masyado tumagal sa amateur? Baka sana nag-TBA na lang ako na maaga-aga. Ayun nga ang problema ko eh. Wala akong mentor eh. Wala nagsasabi sa akin eh. Okay. Walang nagsasabi sa akin kung anong taong ka dapat pumasok, kung ganyan ganito. So, yeah. Marami nang kumukuha sa akin ng before. Yung Toyota, pinagta-tryout ako eh ni Dante Silverio eh. Ah, Dante Silverio pa. Okay. Oh, Dante Silverio pa. Oh, no, 1980 something eh. Yeah. Pero alam mo naman ako, pagka gano'n, parang hindi totoo yan. Ayoko niyan. Parang hindi ako makapaniwala. Mm-hmm. So, kung may mentor ako, nasabihin ako noon. O, ganito yan, ganyan, ganito. Yeah. Bagay ka sa Toyota. Kasi, eventually kasi, na-draft ka, 26 years old ka na, tapos pumasok ka, 28 ka na, di ba? Oo. Oh, hinug na ako noon. Ito yung masagana 99 na sinasabi mo kanina. Sino ba mga kilala natin no, sa full? Bagay na bagay si Jojo sa ano eh. Sa Toyota. Kasi yung mga mestizo gwapuhin eh. Diba? As Francis Arnaiz said. Eh, yung sinasabi ko si Edboy Mendoza oh. Yung nakaupo sa kaliwa. Ayun, nasa taso. Okay. Ang laki niyan. Ang dami player, no? Ang dami nga eh. Huh? Halo-halo ba to? Na may isaga na rin. Oh, marami kami dyan. Marami kami. Oh. Ito, si Yuli. Oh, si Yuli nga. Yuli yan, di ba? Yuli Rodriguez. Diyos ko. 26. With the bigote, siyempre. George Harrison nga, di ba? Eric Clapton, no? Oo, oh, di ba? Sino pa iba na? Wala na akong kilala dyan. Yung iba. Leo. Di ba si Coach Leo? Wala kaya yung ano? Yeah, si Leo yung pinakaharap. Second. Coach Leo second. Second sa harap ko. Tapos. So yung pala si Eddie Boy Mendoza, top left, no? Oo. Oh, ito yung Boy Aquino, katabi ni Yudi. Malakas okay. Din yan. Eh, sino yung naka-shade? Sino yung naka-shade sa second row, right most? Ah, yan. Tagaluto lang yan eh. Ng ano, pagkain. No, sa quarters. Si Eli ata, pero sa pinakamaporma. Sa pinakamaporma. Oo naman. Pinalo si Coach Jojo sa forma. Yeah. I'm sure sikat yung iba dyan and I'm sure a lot of our followers can identify some of these guys. No? Eh, syempre. Kapatay na ito yung Stone Henson eh.
Naku, may isa pang nagnanonood. Pinag-uusapan natin si Onchi kanina. Ito, isa pa, si Marlo Hakutin. Marjack. Marjack, nanonood din. Mga ano yan eh, mga tagahanga kami nung araw niya, si Marlo Hakutin eh. Sila Anito Ades. Magaling sa Lopus eh. Si ano, Hakutin eh. Oh, mga Bisaya. Magaling nga sa Lopus. Didik-diking ka niyan eh. Galing na player talaga ng mga yan. But I wanted to ask about Ding Panganiba naman at that time kasi very visible na si Ding. He started this Wasagana 99 program. Naging coach mo ba o hanggang manager lang si Ding Panganiban when you were with Naging Wasagana? Coach. Naging coach. Naging coach ko. Coach. Si Ding. Director Panganiban. Ayun, tapos busy na naman eh. Gano'ng katagal kayo sa Wasagana 99? 1 year ata lang eh. Almost 1 year. Okay. Oh. Yung mga Paul Jordan mo, ano yun? Parang after Wasagana na? After na ng Wasagana. Or ibang liga? Okay. Sa Invitational, Interclub, ano po ba yung ano na yun? National Seniors. Pero ano din kami dyan, National Seniors. Nag-champion din kami 3 beses dyan. Yun, National Seniors, Invitational, Interclub, Pinat Canson. Well, si Onchi, Coach Jojo, may kinakwento si Onchi, naalala daw niya, tinawag ka ni Coach Canson. Ano to, 1-5 siya. Pag hubad niya jacket, walang pang itaas. Wala ka pa ng suot sa ilalim ng jacket mo. Ano nangyari doon? Hindi. Ang ano, pagka kasi sa India yan eh. Sa India, bumabihay kami ng bus. Uh-huh. 1 hour. Hindi ko alam, wala pa lang yung playing jersey ko, hindi ko suot. Naka-jacket na ako. Pagubad ko gano'n ako, first wave sana ako eh. Coach, wala pala yung uniform ko. Patay. Nakalimutan mo ilagay. Nakalimutan ko. Grabe yun. Naalala mo pa yung Onchi? Ano nangyari? Binalikan niyo? Bumalik ako sa ano? Bumalik ako sa village. Tapos pagbalik nung bus doon sa game, last 5 minutes na lang. Ginamit pa rin ako ni coach. Last 5 minutes. Sino kalaban yun nun? Ano ata? China eh. China pa? China ba? China. Okay. Pero fourth place kami doon, ang ano, yes, Philippines. Fourth place. Nakapanood kayo ng ibang yung ibang nanali yata si Billy Wilson noon if I'm not mistaken, no? Hindi kayo nakakapanood. Dalawa lang na gold noon si Billy Wilson at si Lydia De Vega. De Vega. Ganun ba? Si ano? Nakakasama namin 'yon si Tatang De Vega. Tatay ni Lydia, ano 'yon eh, funny. Nagsusuot ng attire ng ano, mga Arabo. para hindi siya makilala. Bakit ayaw niya makilala? Ayaw niya ma-interview? Ganun lang ugali niya. Para patawa lang. Okay. Nice. Alam mo yung ano, yung team namin dun sa ano, yung team namin dun sa Asian Games, 82. Mm-hmm. Yung si, ano ba pangalan ng coach na yun, Amerikano? Black siya eh. So, kilalang-kilala na yung mga players na natin. Talagang kasama ko si Onchi, si Jeremy Reyes, si Nabokyo, si Joey Rizaga. Grabe talaga. Pagtirahan talaga. So, lumapit siya sa amin isang gabi. Sabi niya ganun. Wag niyo nang kung pwede lang wag niyo nang gagamitin yung paninira niyo laban sa mga players ko. Okay. Yung players coach, niya kasi anong bansa? White ata eh. White, okay. Si Draft Young. Yung Draft Young? Yan nga. Okay. Coach ata lang Qatar yata yung mga Middle East din. Nakikiusap na siya sa amin, wag niyo nang tirahin mga players ko. Ayun, kami naman tatawa-tawa lang. Tinira niyo pa rin, sigurado. Siyempre.
Hindi pa paik si Onchi. Hindi pa paik si Onchi. Wala, si Onchi talaga. Si Dante noon, physical na rin si Dante Gonzalo noon. Physical na rin maglaro. Pero hindi naman siya naninira talaga, pero physical lang. Okay. Qatar, Qatar daw sabi ni ano. Ayan. Qatar sabi ni Onchi. Yun. Si Drafyang nga yun, alam ko. Oh, Drafyang. Drafyang. We also say hello to Etok Lobo. Nanonood din si Etok from yes, Chicago. Hello, Etok. Hello. Okay, ito, ito Chris pa. Ito yung Paul Jordan na sinasabi mo. Nabanggit mo kanina. Ayan. Coach sa Medan. Medan. Yeah, Medan. Medan yan eh. It's a province from... ano yan eh? Parang ganun eh. Pero champion yan. Nag-champion kami dyan. Ito si ano, si James Payne. James Payne. Coach, wala kang suit sa ilalim ng jacket mo. Wala ka talaga suit sa ilalim ng jacket mo dito. Ugali mo pala talaga, coach. Oo, oh, talagang gusto mo yung wala kang jersey talaga, coach. Eh, si Banate. May picture din ng anong Asian Games 86. Meron yan. Meron yan. Ito si, kilala niyo yan si Parak Reyes, trainer namin. Kilala niyo yan? Reyes? Parak? Parak. Tawagin namin Parak. Patay na rin eh. Kasi Noli Banate. Ayun, nasa right. Sa, bali, pinaka-left. Extreme left. Oh, pinaka-left. Okay. Oh, yan. Mataba. Yeah. Okay. Oh, Noli Banate nga pala. Sino yung katabi ni Noli Banate to his left? Dante. Dante Gonzalo, di ba? Ah, no, that's not. Ah, no, sorry. Sorry. Yung katabi sa likod na si... Sino yung Noli Banate? Teka mo na. Oo. Oh. Parang si Louie Alas, di ba? Di ba si Temgan Kaiko? Si Jojo Valle. Ah, si Jojo. Jojo Valle pala. Then si Gonzalo is next. Oh, Gonzalo is the next. Tapos sino yung next katabi ni Adonis Chera? Sa may kanan ni Adonis Chera. Kasi si Cabato yung nasa left eh. Sino yung isa? Yung number 10. Okay, parang, wala yung sound? Coach? Ano yung... Ano nangyari? We can hear him, pero... Oh. Wala yung sound. Ayan, meron Coach, coach, can you hear us? Ahumina. Okay. Ahumina. Ahumina siya, tayo sa kanya. Oh, Bokyo and Heck. So that it's that one player kasi yung nasa likod ni Coach Nat Canson, si Gian Copada yan, eh, di ba? Yes. Yes, So it's only that fellow, yung katabi ni Coach Ado. Sino ba ito? Si Dante Gonzalo ba ito? Oh, Gonzalo sa likod nung may anak, nung may bata. Ay, Sani Cabato. Ay, si Gian Copada, oh. Kasama ko pala dyan. Oh. Ay, si Hector Canma. Yung katabi niya, ni Coach Ado. Si Hector. Oh, of course, si Hec. No? Teka mo lang, humina. Okay. Kaya yun. The technical problems that we have. Sino kaya yun? Oo nga. Hindi, siya lang hindi natin ma-identify anybody. Hindi kaya ko to? Ah, wala pa. Ayan. Okay na, Coach? Okay na. Dinig mo na kami? Okay. Okay na. Sige, Charlie, go. Okay. Coach, yung ano, yung nasa tabi ni Coach Adonis Tierra, sa may kanan ni Coach Adonis. Kanan niya. Si ano yan? Si Acero, player na lang, Lyceum. Okay. Okay. That's why we couldn't ano, identify. Hindi natin kilala, but so, that's the team. Sabi ni ano, yan, 82 Panin Cup daw yan. Oh. Panin Cup. Medan. Panin Cup. Sa Medan. Sa Medan. So 82 ito. Ang kalaban namin dyan, ano, American teams, University of San Francisco Dons. Bill Russell. Yeah. At ni Casey Ayun. Jones. Tumagaan si Bill Russell. Yes. Malakas yun. Malakas. 55-0 yun. Undefeated. Oh. Alam mo, yung diba natalo kami doon. Back-to-back, oh. Natalo kami doon sa University of San Francisco Dons. Pero natalo sila sa ano? Sa South Korea. Tinalo naman namin South Korea. Ang ginawa namin doon sa against South Korea, binagala namin laro. Okay. Kasi ang bilis sila eh. Di ba? Hindi sila masyado madribble. Puro pasa. Lahat. Kumikilos. O, ginawa namin, binagala lang namin. Hanggang mag last 5 minutes or 2 minutes. Nung last 2 minutes or 5 minutes, medyo dikita na laban. Mm-hmm. So, nung matatapos na, at kambahan namin sila.
Kaya nag-triple tie eh. Kami nanalo sa ano, sa points. Quotient. Quotient. Oh, nice. Oh, pero talo kami doon sa ano, sa American team, yung University of San Francisco doon. Ang gagaling eh. Ang lalakas. There's no shame to lose. Pero yung Korean, hindi nila alam mag- hindi nila alam maglaro Korea eh. Eh si Coach Nat, alam ni, oh, alam ni Coach Nat eh. Kaya, ano na si, pagka, ano na, si Her J at saka si Lee Chong Hinon? Wala. Ah, wala pa. Wala pa. Wala. Oh. Kaya yung discussion ni Coach Nat, ginagamit ko yun, nagko-coach ako eh sa PCU. Kasi yung mga players ko, iilan lang yung marurunong eh. Yung kalaban namin, ang lalakas eh. Sabi ko, oh, bagalan nyo lang. Dahan-dahan lang. Hanggang mag-endgame tayo dyan. Kaya lang, nakakatamad panoorin. Ng mga audience. Effective eh. Oh, effective. Yun ang yung mga gawa namin eh. Well, so yun yung dapat naman. You do what you gotta do. Diba? Yeah. Oh, coach, ganun lang yun eh. Oh. Coach Ron Jacobs did the same thing with ano, San Miguel in the 90s. Diba? Oh, ah, ganun ba? Si Nelson lang ang gumagawa sa team niya eh. So binigalan niya. Kaya ang points noong time na yun, mga 60, 70. Oh. Late 90s. Hindi yan. Yeah. Tama. Oh. Baba na score nila noon. Oh, 60-58 yung mga ano na. Score nun eh. 60-58. Actually, para UAAP lang. Yung scoring namin nung sa NCAA, senior sata, ganun lang score namin. Mga, ang average lang namin ng senior team namin, nung senior team ko, average ha, sa, per game, mga 60 points lang. 60 points. Ngayon, anong gagawin ko? Eh, ang kalaban namin, mga 70, 80, 80 points. Yes. Mm-hmm. So, kalaban namin sila, binagalan ko rin. Mm-hmm. Kaya, ang score lang ng kalaban namin, kahit na veteran niya, kahit na sa Sebastian, mga mataas na yun, mas mataas sa 70, sobrang taas na nun. Yeah. 70 points. Kaya, ang scoring namin doon, 60 kami, kung mananalo kami, 50 lang sila, 58. Ganun. Okay. Wait, ito nasa ESQ ka na rito, coach. ESQ so, passing people power. Giants. People power, nakalaban sign ng mga tao eh. Oh. 86 eh. Oh, 86. Oh. So, diba? Pangalawang championship mo to sa Indonesia pala. Nakasama si Coach Nat. Hindi, di na ako kasama dyan. Ah, wala hindi ako kasama dyan. Ah, wala ka ba wala dyan? Ako dyan. Oo. Oh. Bakit pinadala sa akin to? Wala ka ba dyan? May listahan na kasama ka pero wala ka pala diyan. Okay, hindi ako sumama diyan. Kanoan Jojo Martin. Jerome Cueto. Mm. 'Di ba? Yeah. Nice. Pero naka-L Bong Ramos yata yung isa, 'di ba? Bong Ramos. Yes. Nani Demihilio. Oh, kaso si ano naka-V si Badin Carnado naka Marcos. Marcos si coach. Naka-L pala. Naka-L din pala. Naka-L ba? That's the last photo for the first half of the time capsule. No? So that was brought to us by Champs House of Chicken. Aaron, are you there? Can we do the halftime slides already? Okay, so let's remind everyone we're part of the Global E-Balling Network. Check out Next Man Up with Diego and Jello. Their latest episode with Ariel Clarito debating the Malonzo trade. Okay, so they talked about that. They broke it down. Is it fair? Is it not? If you watch and listen to us on Spotify, send us some love. Rate us on Spotify. 5-star ratings, please. And then you can become our AEOB monthly supporter for $4.99 or 250 pesos a month on Spotify. We'll mention you on the show. And then you can follow Globally Ballin Southeast Asia on Facebook for tidbits of all the different shows on the Globally Ballin Network. Okay, pasukin na natin yung second half ng time capsule, no? This second half is brought to us by Nihao Bread Bakery Tagaytay on Facebook, Instagram. You can email them, you can text them to deliver to Metro Manila, Cavite, Laguna. Classic cheesy donut overload, beignets, bread loaves of different kinds. May ensimada rin sila na masarap. Nihao Bread Bakery Tagaytay. Yeah, that's the number to call. Okay, let's enter the second half of our time capsule. Ito, yan. Ito, 1986 na ito eh, no? Ayun ka. Si Coach Jojo nakatago sa likod ni Coach Jojo rin. Jojo Lastimos. Guest team kami sa, ano? Guest team sa PBA.
Yes. Yeah. So, Magnolia Quench Plus ang sponsor niyo. 80... Ang pangalan ng 87, 86 to, no? 87, 86. 86. No? Malamang 86. Kasi nandiyan pa si Coach Eric. Wala na. Wala na si Coach Eric. At yata yung line-up for the Asian Games. In preparation for the Asian Games. In Golden Bronze. Mm. And then, when din nangyari dyan, Coach Jojo, is you became the, at the end of it all, naging 13th man ka. Ikaw yung last cut. Ikaw yung last cut. Pero sumama ka eh. Sumama ka sa kanila, di ba? Sumama ako. Oo. Tama. Anong pakiramdam mo nung coach nung nalaman mo na hindi ka kasama sa Final 12? Masama loob ko na, siyempre. Masama loob ko. Feeling mo, pasok ka? Feeling mo ba pasok ka? Siyempre, pagka na, meron akong isang bagay na gustong makuha, sigurado ako, makukuha ko talaga. Kumbaga sa national team, sigurado ako dyan. Inaamin ko na sa sarili ko. Pero meron dahilan sila ko sa Joy tsaka yung management eh. Yun, hindi nga ako napasama sa 86. Pero kinuusap ako ni Coach Joe. Sabi niya sa akin, kapag ka nag head coach siya ulit ng RP team, kukunin niya ako. So, nangyari naman nung 87 sa Asian Games, ABC, yung FIBA na ngayon, kinuha niya ako doon. That's right. Mm-mm. Pero sa nung nag-guest team kayo sa ano, ginamit ka naman niya dito sa PBA? Oo, gamit naman ako. Lahat kami. Gamit yan. Si Coach Joe, naging coach nyo rin siya sa ESQ Marketing, di ba? Oo. Twice nga kami nag-champion sa kanya ata eh. Twice. Oh. Yeah, sa Maharlika Cup, no? Against Lager Light, di ba? Oo. Anong relationship nyo with Coach Joe? Si Coach Joe, nanggaling sa ano yan, sa US. Yung baga, yung transition ng basketball from one-on-one sa tayo, binigyan niya kami ng ito ang magiging role mo, bawat isa. So, yun ang pagbabago na ginawa ni Coach Joe. Kasi dumating si Coach Joe, medyo may tahid na rin kami sa, ano yun eh, may tahid na rin kami sa paglalaro eh. Alam na namin eh. Pero binago niya nga, nabago niya kahit papano. Kaya yung transition ng basketball sa Pilipinas, yan, si Ron Jacobs. Halos kasabay ni, ano yan eh, ni Coach Joe eh. So, doon nagkaroon ng pagbabago sa basketball sa atin. Bobby Knight kasi yung ano niya eh, yeah. Di ba? Yung inatenda niya na camp sa US. Oo. Motion offense ng Indiana yung inano niya dito eh. Motion offense. Tsaka yung depensa talaga madiin. Madiin. Tsaka mahirap magpensayo. Anong in-adjust niya sa laro niyo? Sa kanya ba kayo natuto magdepensa or magopensa or maging two-way player? Well, andun na nga yung laro namin noon eh. Kaya lang na binago niya yung from individual naging team na ang dating sa amin ng mga pagbabasketball. So nung dumating si Coach Joe, medyo buo na rin kami noon. Si Ricky Cui, si Jojo Guzman, si Adonis Sierra, Joel Valle, Dondon ng Palayo, tsaka si ano, si Alsoris. Ah, wala. Si Dondon ng Palayo lang. Tinalo niya yung Lager Light. No? Like, that famous tinalo upset. Namin Lager Light. Twice to beat sila ang Lager Light. Tama. Oo. Twice beaten namin sila. Tell us your story there. Anong story niyo doon? Anong memorable experience niyo doon sa finals na yon? Well, RP team nga yung Lager Light doon eh. Yes. Parang national team na yun eh. Sina Alan, so, Jerry. Sabi sa akin ni Coach Joe, kaya ba yan, Joe? Sabi sa akin ni Coach Joe, pero nanginginig si Coach Joe noon, tinanong ako. Kaya ba, Joe? Kaya ba? Siyempre, ang lakas ng team na kalaban namin eh. Ang lakas eh. Kaya,
ang ginawa ni Coach Jho, inangat niya yung offense namin. Yung sa half-court offense namin. So, mm-hmm. yung low post, yung post na ginagalawan, walang tao doon. Dito lang mm-hmm. kami sa up lang ng free throw line. Doon mm-hmm. kami nag-i-start mag-motion. High post. Mm-hmm. Okay. High post. Mm-hmm. Ganun lang. Ngayon, yung kay Coach Jho nga, di ba, sabi ko nga, siya yung nagbigay ng pagbabago ng basketball sa Pilipinas. Meron siyang ensayo na, oh, we have to make 8 passes and then pass to Jojo. But you don't have to shoot, sabihin sa akin noon. You don't have to shoot the ball. So, 8 passes yon. 8 passes talaga. Bibilang kami. Hanggat nakuha na namin yon. 8 passes. Mm-hmm. Jojo will drive to the basket. Or sino mang player na gusto niya. O Don will shoot the ball from the outside. Mm-hmm. So, yun ang ginawa namin against the Lager Light. Sa taas kami nag-upesa. Kasi malalaki sila, Jerry Cundinera, 6'6". Yes, correct. Sino po ba nun? Si Aguilar, 6'7", nata, 6'8". So, uh-huh. sino ba lang ang center namin? Si Don ang palayo, 6'3". Si Harmon, di ba? Si Harmon Cundinera. Si Harmon, no? Si Harmon, 6'4". 6'3 lang din. 6'3, 6'3. Rayquenco nandun din, di ba? Rayquenco. Nandun din, sa Lager Light. 6'3 lang din yun. Arpitin nga yun eh. Arpitin. 6'4 yung si Rayquenco. Di ba? Grabe. Hindi na in-expect na mananalo kami sa kanila. Mm-hmm. Wala eh. Wala talaga nag-expect. Kayo lang. Well, pati kayo siguro, hindi nyo rin in-expect. Si Coach Jho lang ang nag-expect. Nag-ulpidig si ano, si Coach Derek. Nanginginig pa daw, nanginginig eh. Makwento nga kay Coach Jho mamaya. Coach, nanginginig ka raw, ha? Sino ba hindi manginginig? Sino ba naman hindi manginginig doon? Lager Light eh, San Miguel Villa. Yes. Pungalangala. Oo, si Pungalangala. Kalaban niya, San Miguel. Yeah, correct. Kalaban namin. Ang lakas talaga ng team na yon. Si Ron Jacobs ang nasa ang broadcast analyst noon eh. Ah, dahil, si Ron Jacobs. Oh, dahil kay Ron Jacobs, sumikat si Jolie pa. Kasi wala siya ginawa kundi purihin si Ron si Jolie pa sa coverage. O kasi nga nakita niya na nabilib siya. Oh, American style na si Jolie pa. Yes. Mm. Saka nabanggit nga ni Coach Jho na guest siya, di ba? Siya lang yata yung naimbita ni Coach Ron na local coach na manood ng practice ng ano? Ng NCC noon. Ah, okay. Inimbita siya ni Coach Ron na mag-observe. Galing. Ng practice. So, yun. May mutual respect silang dalawa. What's the next photo ba? Si Coach Jho. Si Coach Jho, may ugali si Coach Jho eh. Mm-hmm. Halimbawa, nasa bahay ni Buddy Encarnado, manager, may kainan, nag-aanoan. Mm-hmm. Tapos pagka medyo na sobra na nang inom, natutulog yan sa kwarto. Mm-hmm. And naririnig namin, sabi niya, deny the ball! Deny the ball! Tama tulog. Oh, come on, Ori. Sorry. Pero tulog siya. Ang ganda na kwento. Tulog yan, ha? Ay, si Coach basketball pa rin ang nasa isip niya. Basketball pa rin. Pumapalakpak pa, pare. Pumapalakpak pa. Tulog, oh. Deny the ball. Ayos yun. Never na nakwento, syempre. Hindi maalala yun. Hindi na maalala tulog siya nun eh. Wala pa nakakwento sa inyo yan? Wala pa. Sino pa ba witness ko? Sino pa witness ko, Coach? Hey, malamang si Coach. Hindi, buong team namin. Ngayon lang nakwento yun ha. Walang ibang nagkwento ng ganun ha. Deny the ball ha. Talagang depensa eh, no? Pero ito na nga, RP is ready, mission in Bangkok. Ito na nga yung team. Ito na naman, Coach. Wala ka na naman t-shirt. Oo nga, no? Wala na. Grabe. Hindi ko alam yan, ha?
Sino ba ina-agit niyo dyan, coach? Hindi, wala. Sabi ko nga, yung photographer talaga, wala na talaga ibang napiling photo. Yan na yun. Wala siyang nahanap na naka-jersey ka, coach. Baka laging skins ka sa search versus skins. Skins ka palagi. Si Jerry, kayo ni Jerry Codiniera. Pero at least okay. Si Jerry, hanggang balikat lang. Oh. Diba? Ikaw hanggang dibdib eh. Diba? Magaling yan talaga. Napakagaling yan si Dindo. Yan ang number one point guard natin eh. Faster than the bullet yan eh. Yung bullet, kinakasa pa ba? Uy, putok eh. Hindi. Ang bilis niya. Nice. Si Benji Paras, coach, pag-usapan natin. Kasi I think pinakabata dito si Benji at si Joey siguro, di ba? Yeah. Lahat ng players na yan. Si Benji, naisip mo ba at this point in time, no, 1987, na magiging ganun kadominante kahit sa PBA? Hindi ko na imagine. Kasi si Benji, kung titingnan mo, parang kulang ang laro ni Benji. Hindi marunong mag-dribble, hindi marunong kumaliwa, puro kanan, pero malakas ang katawan. Yeah. Hindi ko alam kung paano niya na-dominate. Siguro sa lakas ng katawan niya. Dahil sila mo nun, hindi naman malalakas ang katawan. Payat lang. Si Amit Gidaben. So, yun na nagdala kay Benji. Malakas ang katawan. Tsaka gusto niya talaga manalo. Mm-hmm. Tsaka sa lang yung nauna, yung dumadakda kahit sino nasa harapan niya. Yung pa. Diba? Oo. Pero sa depensa, matindi si Benji. Si depensa. Sinasabi ko sa opensa, yung opensa niya, puro kanan lang si Benji. Pag nag-dribble, pag nag-drive, puro kanan lang. Hindi marunong kumaliwa yan. Pero malakas nga katawan ni Benji. Mm-hmm. Coach, kung ikaw, yung time na nag-sentro ka, doon ka nag-sentro nung time ni Benji, ni Jerry, ni Jack Tanuhan, how would you have fared? Well, hindi kami hindi na ako makaka-match up sa kanila. Mm-hmm. Dahil bukod sa malalakas ang katawan, malalaki, magaling pa. Sa tournament na sinalihan namin, hindi naman ganun kalalaki yung mga center. Right. Correct. Oo. So ito 4 inches. Kaya forward ka na lang talaga dito, naging exclusive forward ka na ba? Oo, forward na ako diyan. Sa dami na nakarating ako diyan. Oo. Nakarating ako diyan sa RP team, hindi ko naman akalain na maharating ko yung ganyang klaseng na paglalaro sa basketball. In fact, mas marami ka pang RP team sa iba eh. Oo. Oo nga. Tingnan mo tong lineup na to, coach, 'di ba? May dalawang future MVP, tapos Mythical 5, mga to. Mythical 5, puro Mythical 5, puro champion yan, puro Hall of Famer halos itong mga naging kakampiyon. Tama, so, tama. Diba? Ako lang extra. Hindi, kayo ni Coach Joey. Kayo ni Coach Joey. Pero sino dito, coach, yung nakita mo noon nung naging kakampiyon mo sila yung parang tumatak sa utak mo, magiging star to sa PBA? Alam kay Dick. Grabe siya. Wala si kay Dick dito eh. Yung dito sa lineup na to. Ah, dito sa lineup na to. Si Dindo. Hmm. Ah, si Dindo. Dindo talaga yung nag-ibabaw sa'yo. Hindi si Alvin, ha? Kasi sa international, pagka titingnan mo, kung uubra yung yung kinukonsider natin na magaling sa dito sa Pilipinas, sa tingin ng mga fans dito, pagdating sa sa international, si Dindo talaga ang bilis niyan eh. Kasi sino ba dito? Wala eh. Wala masyado eh. Pero dito sa atin sa Philippines, yan ang magagaling talaga. Sila talaga. Yeah. Oo. Na itong bumuhay sa PBA nung nag-retire yung mga veterans, yung mga pioneers. Oo. Sila kumarga talaga sa PBA itong mga. Silang kumarga, bumuhat. Yan. Although hindi 6'5 siya sa ito, no? Nakalagay 6'5 siya. 6'3 lang si Nelson. Diba? Si Bong Alba, anong masasabi nyo? How was your relationship with Bong Alvarez? Okay naman. Si Bong Alba,
ganun din sa pagdating dito sa Philippines, magaling siya, mahusay. Pero pagka dinala natin sa ano, sa international, yep, parang mahirap i-weigh yung Stelibong eh. Mm-hmm. Yeah, wala rin siyang tira. Wala rin siyang tira sa labas. Wala eh. Slasher lang ah. Slasher. Pero, lang pero magaling na slasher. Magaling. Oo, magaling. Napaka. Magaling talaga. Ilang point lang? 71 pero, ba? Sinasabi ko nga, dito magaling kahit na sinong kunin mo dyan, mahusay yan. Yeah. Pero lang itong si Jojo Villapando. Pero lahat siya magaling. Ako naman, coach. Ako naman. Umabot ka nga dyan eh, di ba? So, pero, what made Samboy Lim different? Si Samboy, yung attitude niya, tsaka yung talent niya, yung pagiging malakas ang loob niya. Hindi natatakot dumay, hindi matatakot masaktan. Yun, ganun si Samboy. Mm-hmm. Now, Charlie? Yeah. No, I was going to say, sa dami ng RP team na napaglaruan mo, dami mo naging teammates, among all these great players, no, coach, sino yung pinakamakadikit mo? Yung who became really close to you, became good friends for life? Sa mga... Yeah, si ano? Oh, tama. Si Glenn Capasio. Oh, Coach Glenn. Okay. Okay. Did he ever recruit you to become an assistant coach niya sa nung nag-PBA siya? Na naging coach siya sa PBA? Kinonsider ka ba niya assistant? Si Coach Glenn Capasio. Ay, hindi kami nakapag-usap na ni Glenn eh. I see. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Tapos doon sa mga earlier teams na napaglaruan mo, Coach, 82, ganun, sino mga naging, you know, friends mo talaga? ABC. Ah, yung Asian Games. Oh. Meron pa ba? Meron pa nag-linger na, hindi na rin. O basketball lang, tapos naghiwalay na basketball rin. Basketball lang eh. Oo. Basketball lang. So si Coach Glenn na nagsa-stand out talaga doon sa mga naging teammate. Oo. Kami magkasama niyan lagi sa Korea eh. 86. Mm-hmm. Coach Glenn. Well, very active pa rin siya. No? He's still active now as a coach, no? Si yes, Coach yes. Glenn Capasio. Si Glenn. Yeah. Ito yung... Anyway. Yeah. 86. Noong 86 kasi dapat pumasok na si Coach Jojo sa draft kasi. Pero hindi ka na draft. Undrafted ka. Kasabay mo sila Mike Advani. Kayo yung mga hindi na napili noong 86 eh. So tinuloy-tuloy mo nga lang yung amateur career mo. You played with the RB team and all of that. Finally, in 88, tumawag ang Shell sa'yo. Paano nangyari yun, Coach? You were playing the PABL, biglang, who called you up? How did you end up in Shell? Jolipa. Pero prior to that, kinukuha na ako ng 86, nung amateur ako, kinukuha na ako ni Sonny Jaworski. Nag-usap na kami dalawa. Sa Hinebra? Oo. Hinebra. Hinebra. Oh, nagpunta na ako dun sa sa Makati sa Nagustin ba yan? Sa Nagustin. Doon siya nag-insayo eh. Mm-hmm. So sabi niya, saan yung uniform mo, Jojo? Sabi niya ganun sa akin. Hindi ko dala eh. Dahil nga nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko, coach, hindi na kasi ako maglaro ng basketball. Ayoko na. Sabi ko sa kanya, dahil nga, wala nga akong mentor eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari eh. So sabi ko ganun sa kanya, nag-decide ako. Kasi kinuha na ako ng Mirarco eh. Amateur. Nasa Meralco na ako noon eh. Ah, trabaho. Mi-score. Mi-score yung team. PABL team. Oo, kasi hindi ka makakapasok basta-basta sa Meralco. Kung ordinaryong tao ka lang. So, binibigyan na nila akong trabaho doon. Tapos meron pa kaming supply na bigas kada buwan. Sabi ko, okay dito. Oo. Kaya sabi ko si Sunny, kay Coach Sunny, coach, hindi na ako maglaro. Ayoko na. Kaya ang nakuha doon sa position na yon si Leo Isaac. Siya kinuha. Dapat sa akin na yon. Okay. Alright. Yung sila ni Mike Advani pumasok. Oo. Okay. Oh, that's a story. Yeah. And pero San University always ka rin naman, hindi ka rin tumigil. Hindi ka rin tumigil mag-basketball, tinuloy-tuloy mo pa rin. Anyway, Jay, you're gonna say nasa Miascor kami. Nasa Miascor. Ang lalakas ng mga kalaban namin.
Yung sila Patrimonio, sila Magsano, tinatalo namin lahat yan. Siyempre, veterano na kami noon. Ina-expect namin, bibigyan na kami ng bonus. Kaya hindi nag-aabot yung bonus eh. Binigay sa amin, 50 pesos per one game eh. 50 pesos eh. So, nag-decide kami na walang mangyayari sa atin. Pero sabi ko ganun. Ano nga ako eh, hindi nga ako makapag ano eh, dahil nga wala akong, hindi ako nakikipag-usap sa mga ibang tao. So, nag-decide kami na umalis na lang sa Miraco. So, na-revive na naman yung pangarap ko. Okay. And from there, what happened after Miascor? Miascor, 87 na tayo. 88 yun, nag-PBA na ako. Okay. Kasi tinawagan ka ni Coach Joe nga. Coach Joe. Kasabay mo dyan, if you look at it, yan, oh, Ronnie Magsanok, si Demetrio Antonio. Antonio, si, si Tito. Epoy. Epoy. Epoy, Almas. Mga Jolly alam mo, hindi ko malala yung ano, hindi ko malala yung mga Jolly Pumboy siya. Si Demetrio Antonio, naalala ko yung name, but I don't remember how he plays. Titong. Titong kasi tawag sa kanya, eh. Titong Antonio. Letra, no? Awkward siya. Awkward siya kumilos. Awkward, pero mahusay. Titong. Letran ba to? Hindi. Ano to eh? Taga, ano eh? Parang Bisaya. Cebuata. Bisaya yan. Bisaya yan. As oh, I remember oh, it yan. Okay. Oh. So, ilang beses na rin siya nabanggit, no? On the show. Yeah. Tito Antonio. Yan. Tito Antonio from Cebu. Yeah. Nasa ano yun eh? Nang huli ko nakita yan, sa Guam eh. Nagtatrabaho sa isang mall eh. Security guard. Wow, ayun. Okay. Ayun, nakita ko sa FIBA annual, okay. One season siya, 11 games, 2 points per game for Shell. Okay. So, naka-11 games siya. Pero coach, nung umangat ka na ngayon sa PBA, ano, yun, sa under kay Coach Joe, so medyo familiar ka na sa coaching style niya. Kumusta naman yung transition mo as a pro? Medyo veterano ka na rin kung tutuusin mga 27 ka naman noon, 28, pero yung... 28 na ako. Kumusta well, naman yung ano mo? Ang team ata sa PBA noon, 8 teams lang ata. 6 pa nga lang yata noon eh. 6. So, yung mga nakakaangat sa nakukuha sa PBA, kailangan maganda na kaagad yung ipakita mo. May makikita na kaagad sa iyo yung management kasi ang coaches, ang players, hawak lang kayo ng management eh. So kung ano yung gusto nila ng management, yun ang masusunod. Pero nga bilang role player, hindi naman ako kaagad na pwede magpakita na katulad halimbawa ni Samuel Lim, ni Berhel Meneses, hindi naman ganoon ang ano ko eh, ang kategorya ko eh. Yung madedepensaan ko sila at the same time, makakaskor ako. So, yun ang nangyari. Pagpasok namin sa PBA, di ba si Coach Joe, hindi nagtagal sa Shell? Correct. Yun lang, management yun eh. So, ano ba naman yung, napansin ko, napatunayan ko na kahit saan na basketball as a coach o as a player, dapat pag binigyan ng kontrata ang coach 3 years o 5 years dire-diretso kasi doon na-maximize nung team yung pinapasahod nila sa coach eh. Right. Yung hindi pwede yung 1 year lang o 30 games lang tapos pag hindi maganda pinakita, tatanggalin mo na. Wala mangyayari. One conference, mga ganun. Mahirap, yeah. Di ba? Oo. Kita mo sa ano, sa USNCAA, mga coaches, ang tatagal na eh. Yes. Long-term programs talaga. Long-term program. Ganun din sa pagkuha ng players. Dapat long-term program. At dalawang beses yung ano, si Coach Joe noon, ha? Sa Shell. Pangalawang beses niya yan. Yes. The first one was in 86. Oo. Correct. Tapos kinuha siya ulit. No? After that, he was out. Sino nagpalit kay Jolie pa? When Dante he left Silverio. Dante Silverio, di ba? Tama. Out of nowhere, biglang, uy, pwede pa si Coach Dante. May nakwento nun eh. One of our guests told that story. Yeah.
Nagulat na sila. Oh, kumuha na, di ba? Parang matagal na wala. Oh. Yeah. 8 years later. Pero, pero hindi mo na naabutan yun, coach, di ba? Na-trade ka kasi. Pero, pure food. Ano ah, tingnan nyo yung ano, magagaling na mauhusay na coach sa PBA. Si Tim Cohn. Mm-hmm. Si Norman Black. Si Derek Pumaren. Mm-hmm. Si Yeng Yao. Kasi matatagal na yan. Yeah. Hindi sila ginagalo kaagad ng mga ng teams nila. May chance to grow, eh, no? Oo. Yun. Yeah. Wow. Yun. And to form your team, parang gagawa eh, pagka nakita na, uy, 10 games pa lang nilaro nito, wala naman ata sinabi to. Eh, ba, tingnan nila yung history sa amateur. Yeah. Hanggang makapag-BBA. Coach, common question namin to, no? So, at tanong ko na, no? Sino ang una nag-welcome sa iyo sa PBA? Ako ang nag-welcome sa kanya. Sino yun? Si Philip Cesar. Oh, ano nangyari? Anong kwento? Ano? Ikaw pa nakagulang, ha? Siniko ko siya sa dibdib. Tresto. Siniko ko. Kasi, veterano na nga ako nun, eh. 28 years old na ako, eh. Ngayon, ang idea diyan, kapag ka ikaw ang pumasok ka sa laro, titirahin ka. Pag pumayag ka na tirahin ka, ikaw na lang kawawa habang naglaro ka. Ngayon, ang idea ko naman, ako maninira. Titirahin kita. Okay. Ano reaction? Ganun ang ginawa ko. Sabi sa akin ni Philip sa, "Boy, huwag mo na ulitin 'yan, ha." Sabi sa akin ni Philip sa, "Boy. Huwag mo na ulitin 'yan, ha." Ano bang paano ba nangyari? Anong insidente? Rebound na 'ni, nakita ko yung mga kasama ko, hindi makakuha ng bola. Talaga, oh. Ginawa ko, nirepitan ko si Philip Cesar. Binigyan ko ng siko sa dibdib na ganyan, saka kumuha akong bola. Nagulat si Philip Cesar, tumingin sa akin, "Boy, magunod dito niyan, ha?" Sabi sa akin, ganun. Okay, ha? Hindi ka nang binawian that same game. Hindi na. Kaya yan isipin ng mga players, lalo na yung mga rookies. Huwag kasi nang magpapauna. Huwag magpapasindak, eh, no? Unahin so, pero, na nila. Pero walang bumanat sa'yo, coach. Ikaw naman, yung humit sa'yo nung bago ka, no? Wala. Wala. Kahit 28 ka noon, rookie ka pa rin, di ba? Yeah. So, oo, wala, kahit si Jawo, hindi ka na karate chop ni Jawo. Nako, malupit yun si Jawo. May isang game kami, upensa sila, tumira yung kakampi niya. Di ba, binox out ko na, alam ko na, eh, pagtira ng bola, hanapin ko siya, tapos babox out ko. Siyempre, pag box out ko, bebend ko yung knees ko. So, naka-box out. Hindi ako makakilos. Yung pala, kinalangan niya ako ng siko dito sa likod, o. Oh, ganyan, o. Oh. Hindi ako makakilos, pare. Nakatali na. Hindi ako ano ba to? Ang galing, eh. Walang foul, walang foul. Si Jawo, eh, PBA, foul ba yun? Ang ganda. Si Jawo, PBA, foul ba? Okay. Nice. Sa iba, foul yun. Sa iba, foul yun. Pero si Jawo, Jawo yan, eh. Pure foods ka na nun o shell ka pa lang nun? Shell. Okay. Shell. Yeah, but, pero very short ang stint mo sa shell, Coach Jojo. No? After a conference, you were traded to Pure Foods for Freddy Hubalde, ha? Yun yung trivia. Answer to a trivia question yan, di ba? When Freddy Hubalde was traded from Pure Foods to Shell, sino ka-trade niya? Itong guest namin sa araw na ito. Ang taas ng value nga, di ba? Oh. Freddy Hubalde for Jojo Villapando, no? Former MVP na trade for you. Then, pumasok ko sa team na marami ka na namang kaibigan. Alvin was there, Jack Tanuan. Tapos naging katabi mo at naging kakampi mo si Idol. Yan si Idol, oh. Ngayon? Mon Fernandez, di ba? Katabi mo pa sa bench. Mas maangot, eh, oh. Pero yun na nga, syempre, baka naman sa finals na kasi yan. Dahil hindi siya pinalaro. Finals na yan. Against Añejo. Pinangko siya. So, pero anong pakiramdam mo? Reunited ka with Glenn Capasso, your good friend, and then sila Cap, sila Jack. Tapos na yun, kasama pa yung idol mo. Parang feeling mo ba, parang okay ba? Yes, nalipat ako sa Pure Foods. Ganun ba yung feeling mo? Hindi rin. Ah, okay. Yung ano nga, eh, nasa gamit ng coach sa amin yun, eh. Kasi nga yung coach, pressure din siya.
kailangan magpakita siya maganda. Kaya ang ginagamit niya, yung alam niya makakagawa ng puntos, agad. Agad. Mm-hmm. Which team, kung well, ano, malaman na nag-flourish kayo, kung sakali man nakapili kayo ng team na yon, anong team kaya sa PBA na pwede kayo mag-flourish? Sa Ginebra? Sa Shell pa rin? Palagay ko sa Ginebra. Kasi si Jowo, si Coach Sunny, hindi siya nangingilala ng players eh. Basta kinuha ka niya, gagamitin ka niya talaga. Yeah. And he likes, ano, he loves multi-dimensional players, ha? Like in your case, you play four different positions, no? Mm. Mm. Ganun si Coach Sunny mag, ano eh, maggamit ng tao eh. Mm-hmm. Well, okay, it almost happened. It almost happened in 8. Wala, not meant to be yun, coach. Imagine. Wala nga mentor eh. Wala akong mentor. Ganun talaga eh. Pero kumusta naman, coach, yung ano? Pero kumusta naman, coach, yung maging kakampi mo si Mon Fernandez, yung idol mo? Anong, may natutunan ka ba sa kanya? Or, ah, magaling yan. Magaling yan. Simon, ano, Sid, yan ang pinakamagaling na big man sa Pilipinas. Pwede sa international. Kasi Simon, nakakapag-dribble kaliwat kanan. Magsimula sa backcourt. Ngayon, si Jerry, di ba tinrade si Mon sa, ano, San Miguel? Pagkalaban namin yan, magaling talaga si Jerry dumipensa sa ilalim. Sa ilalim lang, sa shaded lane. Ngayon, gagawin niya si Mon, sa labas niya maglalaro. Patay na si Jerry. Hindi na makagalawang paa ni Jerry. Nagiging dalawang kaliwa. Ang paa niya. Na-drive rin ni Mon yun. Kasi maraming alam na tira si Mon. Maraming alam na nagalaw. Yeah. Yung talent niya, iba pa si talaga. Hindi kayo na-starstruck? Doon sa first practice? And na ano nga, coach ko nga siya sa ano, sa inter-village sa Paranaque. Ay, kaya nakakasama ko na. Okay, okay na kayo. Makakilala na kayo. Diba? Pero ito, I'll ask you a question. Very active ka pa naman sa basketball until now. You get to watch pa rin. Marami nagsasabi na Junmar Fajardo is better than Mon Fernandez. What can you say? Well, hindi ko masabi dahil hindi pa nag-retired si, ano eh, si Junmar. Pero kahit na mag-retired siya, kasi kanya-kanyang tao yan, kanya-kanyang sagot eh, o tungkol sa pagpili sa kung sino magaling eh. Sa akin, si Simon talaga, Simon Fernandez. Kasi si Junmar, dito lang parang magaling. Junmar, yay! Junmar. Pagdating sa international, parang yung depensa yung tumitira sa tres ng mga big man na ng mga international players, puro dimensional player. Hindi niya kaya depensa na yun. Hindi na siya makakagalaw. Mas magaling si Mon. Overall. Okay. I think we should use that as a standard question na, no? What's up, Andrew Fields? Thanks for watching there as you usual. Okay. Idol ko rin yan eh. Andrew Fields. Toyota ka nga pala, no? Toyota. Hey, we got a Toyota fan on the show, Andrew. He used to watch you too. Thanks for watching. So, pero yun na nga. So, nangyari itong Pure Foods stint mo. What happened after that 1989? You stayed one more year with Pure Foods. Tapos na wala ka na sa PBA, Coach Jojo. What happened? Two-year contract siguro yung nandun. Tapos nag-expire siguro. Ano, tapos ano nangyari? Nagbalik ako sa amateur sa Santa Lucia. Nagbalik ako. Yeah. Bakit di ka na nag-PBA? Wala nang kumuha sa'yo? Walang kumuha sa akin nung time na yon. Kaya sa amateur na lang ako ulit bumalik. Nag-try ako na mag-ano de, pero hindi na ganun ang ano ko. Ang focus ko, attention ko sa basketball. Nung time na yon. Okay. Were you thinking pero champion pa rin kami na na. Nag-champion pa rin kami na sa amateur. Correct. Yes. Una na Santa Lucia yata yun, di ba? Yeah. If I'm not mistaken. Una ba yun? 89 yata. Tapos, 90, no? 91? Pero nung time na yun, coach, naiisip mo na ba na pwede ako maging coach?
Parang gusto ko mag-coach. May ganun ka na ba? Oh, parang actually bago ako nag-retired sa basketball na as player, nag-isip na ako na mag-coach na ako. Nakakaisip na ako. Kasi nga nung araw pagkalaban namin yung pagka nandito kami sa Philippines, kunin kami national team. So sabi ko, ang galing ko na ata. Kasama ko sa national team. Pag nanakita ko na yung mga international players, yung mga China, mga Japanese, South Korea, sabi ko, bilis na ito. Ang galing ah. Iba laro nila. Kasi yung sa kanila, sa mga, halimbawa sa Korea, mas pabor sa kanila magpasa kaysa mag-dribble. Kasi pagka ang best example niyan, punta ka sa backcourt, tapos kunin mo yung mabilis tumakbo. So, magdi-dribble sila hanggang doon sa kabilang end line. Okay? Kung ilang seconds sila makakarating doon, mga siguro 3 to 4 seconds. Ngayon, ikaw, hawak mo yung bola, ipasa mo ganun. O, di ba unang makakarating yung pasa? So, yun ang ginagawa ng mga teams sa na Asiano. More on passing sila kaysa dribbling. So, yun ang hindi ko nakikita hanggang ngayon sa mga Filipino players. Kasi nga yung basketball nung si James Naismith, yung founder ng basketball, na isip niya yung basketball. Nasa isip ni James Naismith, taga Canada siya eh, mga 7-footer. Hindi niya naisip ng mga Pilipino o mga Asian na maglalaro. Yung pang ano lang, pang matatangkad lang talaga. Mm-hmm. Yeah. Iba eh, no? Yeah. Ang hirap eh. Ang hirap talaga talunin. No? On size alone, parang hindi bagay sa Pinoy. Eh, no? Parang hindi bagay sa Pinoy yung laro. Hindi. Kahit mahal na mahal natin. Oo, tama. Tama. Di ba? No. Pero, paminsan-minsan, medyo maganda nilalaro. Pero... Freeze. Oh, wala si coach. Oo. That's a glitch lang. He'll be back soon. Ayan, coach. Ayan. Medyo nag-freeze ka sandali, coach. Eh. Pero andiyan ka na. But you know, anyway, here, nag-coach ka na rito, no? Your assistant coach of Coach Nat Canson ang head coach dyan, ano? Yes. For Santa Lucia. 1993. Let's name everybody lang, no? Sino yung mga players from the front, no? Sino yung sa left? Si, ano, Tevez. No? Si Toying Tevez. Egay. Toying Tevez. Egay Makaraya. Yeah. Bong Alba. Bong Alba. Bong Alba. Rick Mad Max. Rick. Mad Max. Andy Guzman. Andy Guzman. Sino sa left? Yeah, si Jerry Splana. Injured. Mukhang injured siya. Si Ricky Cui. Si Ricky ba yan? Okay, may. Medyo malaki na siya. Siyempre, si Adonis Sierra. Hanggang ngayon, ganyan pa rin itsura. Oo nga. Coach, at coach pa rin ngayon, hanggang ngayon. Sa pa nga ng head coach kagabi, panalo na naman. Tapos si ano, si Nani, Jack. Nani, Jack. Wilmer Banyares. O Lambert Shell. Wilmer Banyares. Si Jun Limpot. Rookie year ni Limpot yan. Yeah. Yan yung one conference ni Bong Alba sa Santa Lu. Di ba? Yeah. Kailay si Jerry niyan. Coach, dito may ano ka, may nakasabit sa ano around your neck, hindi pito, pero timer. Stopwatch. Stopwatch. Ikaw ba yung tiga, no? Oh, game, pa! Tapos gawin niyo yung drill, gano'n, pa. Mukhang ikaw. De, para dating talaga official. Pero naka-t-shirt si coach dito, ha? Yeah. Coach na eh. Hindi na pwede. Pero pansinin nyo guys, ito 93 ito. Dalawa lang ang assistant ni Coach Nat Canson, ano? Si Coach Jojo lang, saka si Coach Adonis. Ngayon may 12 na. Team na, mas marami pang assistant coach. Lahat ng players nakakaupo pa noon sa bench. Si Coach Nat, hindi mahilig sa assistant coaches yan. Yeah. Hindi ko mahilig kumuha. Talagang solo-solo niya lang. Anong role niyo as assistant coach? May assignments? General eh.
general sa Santa Lucia, kung ano makita mo, sabihin mo. Okay. Okay. Hmm. Meron mga coaches ngayon. O, ikaw, sa depensa ka lang, ha? Yeah. O, ikaw, coach ka sa offensa. O, ikaw, coach ka sa inbound play. Ah, okay. Mm, pati yun, ha? Mm. Oo. How was Lambertshire as an import? Bumalik pa, nakabalik yan ng dalawa, dalawang beses, eh, no? How was Lambertshire as your import? Magaling si Lambertshire. Mahusay yan. Mm-hmm. Mm, magaling talaga yan. Workhorse yan, eh. Tahimik lang, eh. Diba? Tahimik lang yan. Saka malakas. Oh, di flashy. Oh, malakas yan. Strong guy yun. Ginugulpi na yan. Pagka nag-ano nga yan, pare, yung nagbablock ng shot, pag hinahatawin niya ganun, tapos hanapin niya pa, oh. Ah, ganun ba yan, oh? Pag natin po. Hindi nagsasalit tayo, na. Trust talk, wala. Hanapin niya yung bola. Black, eh. Hanapin niya. Layo. Siya ba yung naka-record ng most free throws na no-miss? Parang ganun. Yata. 20, no, most number. Yeah, of, yeah, yeah. Ang alam ko, 27 para o 27 out of 27, parang ganun, di ba? At saka most number of minutes yata. Pareho sila ni June Nimputa, 63 minutes kasi nag-triple overtime ang Santa Lucia. Tipin mo yun. Na hindi, ano, hindi, hindi nilabas. Yung sayang yung team na to, no? Galing din, eh, actually. Ganun, ganyan. Bago pa lang, eh. Bago yung team. Oh, bago yung Santa Lucia, ng team. Pero mga players bago lang. Correct. Ganyan. Si Mad Mac. Pero ang magaling na players diyan na wala pa diyan, si Dennis Espino. Mm. Yun ang magaling. Mga 6-7 ata si Dennis. Ang galing sa depensa, no? Ang lakas ng katawan. Pero simple lang siya. Kung papanoorin mo, hindi mo ka mag-enjoy. Pero pag coach ka, okay, si Dennis talaga. Magaling ka, no? Hindi tumatalon, pero ang galing sa poste, di ba? Ang lakas ng katawan nun. Ang lakas ng katawan. Alam ni Orimo yun, coach. Yung player ng Japan. Kahit yung nag-international, yung nag-national team si Dennis Espino, kinakaldag pa rin niya yung mga foreigner talagang. Kaya niya. Kaya niya. 6-7 na si Dennis, eh. Tapos ang ganda ng katawan. Ang galing mamuersa. Bilib na bilib ako dyan, no? Yun, mamuersa. Yan ang tama. Kahit si Asi, takot si Asi dyan. Oh, I wanted to ask lang, coach, when did you end your playing career? Anong year? 91. Oh. Tapos bakit ka nag-decide na wala? But in your mind, tama na. Okay na to. Parang gano'n. Anong bakit ka nag-decide na? Ganun lang. Ganun lang. Ano nga ako, eh. Wala nga akong mentor, wala akong kausap, eh. Dahil nga loner ako, eh. Wala kang injury. Wala. Oh, medyo wala nagkakaroon ng injury sa tuhod, pero hindi naman major. Tuloy mo na yung coaching, no? Can Santa Lucia make it 5 of 8? I think they did, no? Ito yung quarterfinals. May rule pa na ganun. May rule pa na ganun, di ba? You win 5 of 8, may playoff ka. Exactly. Mm. Basta nag 5 of 8 sa playoffs. What's the next photo, Aaron? Last one na yata. Is it the last one? Oh, this is the last one. Ayan, so mas recent na to, coach. 2000 ano ata yan, eh. 2002? Anong team parang yan? Ganun. Ito yung ano? Ito yung Negros. Yan, Negros Slashers. Slashers. Rainel Hugnatan, yung forever. Di ba? Nung dumating ako dyan, nung dumating ako, hindi ko kilala si Rainel Hugnatan. Ang superstar talaga dyan, yung si, ano, si Jan Perriols. Jan Perriols. Pero nakita ko, kasi nag-iinsayo kami, nag-1-1, ito, okay itong batang to, si Rainer Hugnata, kasi yung kilos niya, pag nasa left side, kaliwa, pang shoot niya, pag nasa right side, kanan ang pang shoot niya, okay ito, ha. Nakita ko yung laro. Tsaka mabait si Rainer. Nakita ko nga yan kagabi, sayang talo nga lang sila, dahil kay Robert Bolick. Ano daw siya sa aran, ito kagabi talagang always ready to go. Si Rainer Lugnatan, parang di tumatanda. Ang galing-galing pa rin. Ganda pa ng katawan hanggang ngayon. Siya, grabe. Ang galing. Akalain mong, imagine coach, nakasama mo yan. Anong year to? 2002 ata yan, eh. Yung ngayon, 2022. Nandiyan pa rin sa PBA. Si Rainer Lugnatan. 20 years na. Grabe. 20 years later. Silang dalawa na lang ni anong natitirang NBA veteran sa PBA. Sila ni Rafi Revis. Silang dalawa na lang. Talagang wala na. Ma-retire lahat ng NBA players.
Coach, anong ano? Oh, sige. Ano, Jay? Speaking of NBA, did you have any connection with the NBA? Nag-assistant coach kayo doon, whatever? Yan nga. Ito nga. Diba? Ah, sorry. Yan nga. Ito nga, Negros, diba? Negros sa lahat. Sorry. Head coach. Coach, ano, anong what's keeping you busy ngayon? Are you retired? Do you still coach? Are you connected to basketball in any way? Well, nag-ano ako dito sa bahay na meron kaming 3 doors apartment na paupahan. Tapos na sari ko din bahay namin. So, pag kami offer, na okay naman, nakikita ko maganda, pero iba na kasi basketball players ngayon eh. Makukulit na eh, yung mga players eh. Pagka maganda offers, okay, tatanggapin ko. Ganun. Pero nanonood rin ako ng mga, actually, pagka gusto ko mag-enjoy, NBA pinapanood ko. Pag gusto ko talaga mag-aral, yung European league ang pinapanood ko. Yeah, mas instructive ang ano, ang coaching. Sino ang NBA team niya, coach? NBA teams ko? Team ko? Dati. Kasi, maano eh, San Antonio, dati. Dati. Duncan. Si Duncan, mahusay kasi si Duncan eh. Oh, yes. Pero okay lang. Of course. Mm. Pero ngayon, coach, sinong anong tima nga na naano? Ano? Eh, si ano, Golden State. Golden State. Mm. Warriors. Oh, na. Warriors. Okay. Pero nung bata kayo, coach? Oh, nung back bata in the 80s. Bata ka pa rin. Bata. Nung mas bata ka. Nung mas bata ka. Back in the 80s, sinong type mo? Sinong anong type, anong team ang ano, ni-root mo sa NBA? Nag-Celtics kayo? Nag-ano? Lakers? Celtics na. Celtics. Celtics. Oh, Celtics. Happy Season. Celtics na nga. Toyota pa. O, di ba? Hindi na mga pinupusungan kong team eh. Yan. Happy. Nakita mo yung ngiti ni Sid. Ang laki, oh. Wala pa si Noel niyan, ha? Oh, guys, any last questions on the basketball career of Coach Jojo Villapando? Okay naman na. Nice na kayo dyan. That was the time capsule, no? Prepared by Sid Ventura, brought to us by Champs House of Chicken and Nihao Bread Bakery Tagaytay. Maraming salamat sa dalawang sponsor natin na yan. Coach, pasukin natin, kasi magta-2 hours na tayo, pasukin na natin yung last segments namin dito sa aming show. It's called The Twilight Zone. Let's enter the Twilight Zone. That means we're about to end. And the first part of our Twilight Zone is X's or O's, brought to us by Hinalaban Farms. You can get Adlai, Flour, and Coffee. Check them out on hinalabanstore.com. The social media, Instagram, and Facebook as well. You can also purchase Hinalaban goods on Lazada and Shopee. Coach, sa segment na ito, I'll give you some choices. Papapiliin lang kita. Mamili ka lang. Hindi mo kailangan explain kung bakit. Kung ano lang mapili mo dun sa binibigay ko yung choice, just say it, no? Listahan. Okay. We'll go down the list. Okay, coach, let's start, ha? Number one, Oji Narvasa or Adonis Chera? Adonis Chera. Okay. Number two, Harmon Codinera or Nani Demihilio? Harmon. Okay. Ricky Cui or Don Ampalayo? Don. Tem Gankaiko or Epoy Halmasco? Epoy. Epoy. Maganda na lakas si Tem. Ayan. Jojo Valle or Glenn Capasso? Oh. Glenn Capasso. Nat Canson or Joe Lipa? Kay Nat Canson ako. Nat Canson. Okay. Coach Chris Kalilan or Coach Chuck Barrero? Si hindi ko masyadong nakasama si ano eh, sandali lang si Palilan, si Chris eh, si Chuck Barrero, nag-champion kami diyan eh. Oh, Chuck Barrero. Okay, yes. Nanonood si Chuck kanina, di ko alam kung hanggang ngayon. Okay. Dindo Pumarin or Ronnie Magsanok? Si Dindo. Kasi point guard talaga. Si Ronnie of number 2 guard yan eh. Right. Okay. Next is Samboy or Jolas?
Samboy or Jolas? Parehas eh. Parehas. No. Okay. Parehas. Tabla. Sige, first tabla, guys. Benji Paras or Jericho Diniera? Jericho Diniera. Jericho Diniera. Okay. Ito, Franz Pumarin or Dindo Pumarin? Dindo Pumarin. Dindo Pumarin. Uusin talaga yun. Marami dito sa Exes or Osco, parang nasagot na ni Coach kanina along habang nagkukwentuhan tayo, no? Nauna siyempre yung preparation. Ito, next, Limpot or Espino? Espino. Espino, kasi parang nasagot na kanina. O ito naman, Altamirano or Esplana? Kung international, si Altamirano. Mm-hmm. Sa local, Jerry. Okay. Interesting. Interesting. Kasi dopos eh. Eh, Ben, pwede ka bang magdopos kung international ang kalabong mga 7 po? Ah, si Jerry. Right. Diba? Okay. Alvin or Nelson? Si Alvin. Alvin. Okay. Ay, mga shooter, Alan Kaidik or Elmer Kabahog? Si Alan Kaidik, kahit sa international o local, mahusay talaga. Galing yan. Okay. Oh, would you rather be bangko ka pero champion yung team mo or starter ka pero nasa bottom ng standings yung team mo? Starter ako. You'd rather nasa play. Bottom, you'd rather play. Okay, you'd rather. Of course. Okay, offense or defense? Ang basketball, offense talaga yan. Okay. Kaya offense. Sa defense ako, pangalawa lang yan. Okay. Offense, okay. Kasi Okay. Oh, nga, pero na yung basketball as a whole, pag tinanong mo, ano score? Ano score? O sino mas mababa? Hindi na magagana sino mas mababa score. Ay, papasok na lang yung depensa. Okay. That's good. Okay. Iba yung perspective ni coach. Jack Tanuan or Zaldi Realubit? Si Zaldi Realubit. Okay. Zaldi. Okay. ESQ Maharlika Cup champion or bronze medal Asian Games 13th man? Anong mas memorable? Yung sa ano? Sa actually mas pabor sa akin yung nag-champion kami sa Maharlika Cup. Yes. ESQ. Because you played, yeah. Okay. Tapos head coach or assistant coach? Head coach. Yeah, kasi may iba dyan, assistant coach lang, okay na sila eh. Ayaw mag-head coach. Walang pressure yun. Assistant coach. Right. Pressure talaga nasa head coach. Tama. Kaya yung iba kontento na assistant lang. Oo, kontento na sila mag-assistant. Okay. And yung last, ito coach, di pwedeng tabla to. Can you please show the photo, Aaron? Ito. Nora or Vilma? Nora. Nora. Bilis, ha? Magaling na artista yan. Magaling na singer, magaling na artista. Ha? Okay. Bicolano ba kayo? Hindi. Yung talent niya ng dalawa, pag-iisipan mo lang eh. Yeah. Iba talaga. Iba si Coach Jojo. I like this exercise. Iba si Coach Jojo. Pwede mo rin sabihin na mas pang-international si Nora. Yeah. Oh. Di ba? Magaling siyang actress, mahusay. Galing. Amo, di pa sila nagtuliwanag, ha? So Nora gets it today. May nangangamusta rin pala rito before we move on to the next. Hi, bro, Joey! Jojo. Brother in Christ, bless you. Joey. Saga. Hi, Joey. Related. Teammate mo rin yan, di ba? Oh. 82. Sa Arellano, tsaka sa RP team. Sa Arellano, Flaming Arrows. Mm. That's right. Okay, so that's X's or O's for this episode 148. Next, I think, is Mike. Jay. Keep on punching. Seryosong. Ay, di na ba? Seryosong tanong pala. Seryosong tanong is brought to you by Seryosong Chili Garlic. Delicious, aromatic, and crispy chili garlic bits in pure coconut oil made with natural locally sourced ingredients. No preservatives, no artificial flavorings, and no salt. Ito ang chili garlic ng seryosong manghang at kaya kang ipaglaban di gaya ng ex mo. Okay, ang seryosong tanong natin, Coach Jo.
Kung naglaro si Ramon Fernandez sa finals ng Anyeho at Pure Foods, mag-iiba ba ang resulta? Champion kami. Okay. Can you elaborate? Magaling si Ramon. Okay. Yung ano, kasi ang talagang number one player no, si Ramon Fernandez, ilan ba ang average niya sa scoring, sa assist, sa rebound, no? Malaking tulong ang nawala sa amin nung hindi na pinaglaro si Ramon. So yung game 1 na talo niyo, yun, aberration lang 'yon. Kumbaga parang naka medyo nakasilat lang Hinebra lang noong time. Nung Anyeho noong time na 'yon. Hmm. Okay. Dapat talaga may chance kami mag-champion talaga. Mm-hmm. Kung si Ramon din na in-stop na maglaro. Mm-hmm. So ganun katindi impact ni Don Ramon. Had he played, feeling mo, sigurado, one person could have changed it. Champion kayo, ganun. Oo, talaga. Galing. Okay, so yan yung ating segment. Oo naman, di ba? Go. Ito, that episode, that segment is brought to you by Seryoso Chili Garlic Sauce. Okay. Sid Ventura, it's you. Okay, ang segment ko naman, coach, no. First of all, do we have the slides ready? Yeah, there. Yes, brought to you by Hotbox, smoked meats, home cooked backyard grill, quality USDA meat. Long and slow cooked tender smoked Angus beef belly. Just follow their social media accounts on Instagram. Kakainin ko yan mamaya, may parating dito niyan. Yeah, Instagram and Facebook. Coach, oh yeah, dahil pagkain ito, ang tanong ko sa iyo, if you could have dinner with one basketball player, past or present, who would it be and why? Pwedeng foreigner, kung gusto mo. Pwedeng ano, NBA player or coach or whatever. Kahit sino, no? Kahit sino. Kahit napatay na or 19... Si ano, gusto ko makausap eh. Si Luka Doncic. Luka. Hindi talaga, no? Tingnan mo siya, mabagal eh. Pero grabe maglaro eh. Pagka titirahan ka sa labas, drive siya, papasa siya. Marami nagagawa. Yeah, you want to pick his brain. Anong mga tatanong mo sa kanya? Kung may one or two questions na siguradong itatanong mo sa kanya, coach, ano yon? Bakit ka walang depensa? Kasi magaling ang opensa. Yan ang sagot niya. Kasi sabi mo offense over defense, coach. Sabi niya. Manood ako ng AEOB. Sabi niya eh. Sabi mo okay. Yeah. Yun ang tatanong sa kanya. Bakit ka walang depensa? Eh kung may depensa siya, di wala na yun. Greatest in history. Oh, tama. Tama. Wala na siyang weakness. Napakagaling na. Bilib ako dyan. Ha? Galing ni, ano, ha? Ni Coach Jojo. Galing. Iba yung mga answers mo. Hindi namin ma-predict. Very nice. Very nice. Parang yung career mo rin, coach. Parang hindi rin predictable yung career mo. Eh. You chose the less travel, di ba? Pwede mag-declare na ng PBA agad. Hindi nag-declare. Yeah. Di ba? Amateur ka. So, your career was like that. Anyway, that's the answer, no? For the hotbox question. No? Luka Doncic. Ang ganda ng picture ng hotbox. Parang nagutom ako bigla. Ha? Yeah. Okay yun, ha? Sobra, sobra. Oo nga. Di ba, coach Jo? Hotbox. Bagong pag-aero to, eh. Kaya bagong ano daw to eh, business venture, kaya tingnan natin. Excited akong maano. By the way, so coach, bago ako matapos lang, may last minute na sumingit na bumabate si Coach Arlene Rodriguez. Yun. Ah, si Coach Arlene. Oh, kumusta daw? Yeah. Watching daw siya from Mandaluyong. Oh, yan. Oh, tsaka yung kaibigan natin siyempre na si ano, na si Danny Manalaftas, nangangamusta rin. Ah, syempre. Everybody loves Danny. Ano yan eh, FPU yan eh. Oh, yeah, dati, high school pa lang ako noon eh. Yan, nabasok ka pa. Kaka kamusta mo Danny? Yun, high school pa lang daw si Babawi yan. Okay coach, bago ka namin bitawan, yung last portion namin is a portion called Hello Porky. And this is the batian portion sa long career mo in basketball as a player and as a coach. I'm sure marami kang gustong pasalamatan at batiin. Ito na, pwede mo nang gawin. Sige. Si ano nga si Jambo Salvador sa nag-ano sa akin makapaglaro sa kay Nick Jorge. Di ko alam kung nasaan na siya pero binabati ko siya.
Jambo Salvador. Tapos si Benji Chua, tsaka si Benito Chua, yung may-ari ng Hang Ten. Siya ay sponsor namin sa, malaking tulong na gawa sa, na ibigay sa akin yan, si Boss Benji. Tatanawin ko malaking utang na loob sa kanya na yun. Tapos si, yung eldest sister ko, si Vivian, yung siyang na tumutulong sa pamilya namin, makapag-aaral kami, ganun, marami sa trabaho. Yun, binabati ko rin si Vivian. Tapos si yung mother-in-law ko, si Mama Aida, saka yung husband niya si Paul Yoder, yung malaking tulong ang ginawa nila sa amin, binigyan nila kami ng dapat na ibang parang bahay, yung bahay lupa, binigyan nila kami. So, hanggang ngayon na tumutulong sila sa amin, Mama Aida tsaka si Paul Yoder, thank you po sa tulong niyo sa amin. Sino pa ba papasalamatan ko? Si Nicore, siya nagbigay ng sa akin, nag-start. Pero si Nat Canson, walang talent masyado, pero kinuha niya pa rin ako, o kami, na mga non-NCAA or UAAP players. Jolly pa, yan. At ang Pumarin Brothers, kasi nag-coach ako sa Lasal, malaking tulong na bigay nila sa coaching career ko. Si Derek, si Franz at si Dindo. Binabati ko rin pala sila si Edgar Valero, si Romy Matias at si Gilbert Gonzaga na taga New Jersey. So, yun lang. Yun na. Yun ang list ko, everybody. Ha? Yung si si Romy Matias. Romy Matias, oo nga, di ba? Lagi na babanggit yan, siyempre. Ilang beses na nabanggit yung pangalan nasa, ni Ben yan. Mga PSB yan, di ba? Kasi, PSB. Kasi. Captain Bull namin dati nung rookie ako sa PSB. Okay, well, if that's it, that's Hello Porky for episode 148 with Joshua Jojo Villapando. Coach, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong mga kwento with everybody. You know, of course, AEOB is forever grateful. Yun, si Jambo Salvador daw na namatay na rin daw, sabi ni Roberto Del Patay na? So, you know, wala na. Okay, well, that's it no for this episode. We'd like to thank, of course, the usual suspects no para sa show natin. We'd like to thank PBA Archives and PH Sports Bureau for the photos and all the information that we get. Siyempre, we are powered by San Miguel Corporation and in cooperation with Hinalaban, Champs, Nihao, Sirioso, and no longer Barrio Fiesta but Hotbox now. So, we are part of the Globally Ballin Network. So, thank you to Aaron, Claudia, and the rest of the Globally Ballin Network. Check us out, of course, on Twitter ng Globally Ballin Network. Live na rin ang show natin dyan. And then, the birthdays of this past week sa AEOB family natin, past guests. Bennett Palad, Andy Howe, Freddy Hubalde kahapon, and Alton Lister today. Birthday ni Coach Alton. Yeah. So Coach Alton, happy birthday. Mabuhay kayo sa inyong lahat. Diba? Maligayang karawan. Right, that's right. So thanks for everyone. Thanks to everyone for watching. This is episode 148. Coach, maraming salamat sa pag-share mo. Thank you so much for coming on our show. Babatiin ko rin kayo dahil hindi dahil sa inyo hindi na mapanood, marinig yung mga dating players. Napakalaking bagay ang gagawa ninyo sa amin ng mga players. Charlie, thank you. Sid and Jay, salamat sa inyo. Thank you rin. Thank you rin sa inyo, Coach. Thanks, Coach Jojo. Thanks to all the players, of course, who've been here and the ones who'll be coming. That's right. Oh, magkita-kita tayo in person. Sana one of these days. Coach Jo. Sige. Okay, so we'll announce our guest by Monday or Tuesday on the page on Facebook. So please watch out for that. So that does it for episode 148. It's now in the books. Sa ngalan ni Sid Ventura. Check out the rivalry dot. Rivalry Network. Rivalrynetwork.com. The rivalry. The rivalrynetwork.com. New sports page for different sports articles.
Jay Mercado, marami nang kinontribute doon. Basahin nyo yung mga article niya. May dami siya pinag-usapan. Ganda. Okay. So that does it. Episode 148. Charlie Kuro na po. Papaalam na ha? For Jay Mercado, Sid Ventura, the rest of the crew. God bless everybody. Stay safe. Take care. Coach Jojo, maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you, Coach. Salamat, Coach. Thank you, Ren. Thank you. See you, guys. Ingat kayo. Salamat sa inyo. Salamat. Okay.